Ladies and gentlemen, get ready to dance, because here comes DJ Dark Red. Pinatili pala ako noon. Madalas, naiipit. Let's go!
Hello everyone! Magandang hapon po at welcome na naman sa isa na naman live stream. Nagbabalik sa inyong harapan na nag-iisa, ang nagmamaganda at nagmamaasim ngunit hindi nagmamagaling. Halak ka! Sadyang magaling lamang sa inyong paningin, Direk Freddy Valera. At syempre mga kaiksena, welcome ko po kayong lahat. At isang pagbati sa lahat po ng ating mga kababayang OFW. Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At humayo po kayo at magpakayaman, hindi magpakarami. Iba yon. Okay? So ano pang hinihintay natin mga kaiksena? Mag-like na kayo. At huwag kalimutan mag-type action at magbatian portion na tayo. Let's go sa go! Hey! At syempre, binabati natin ang bonggang-bongga si Warshak Belesa o Belyesa at kaya Lisa Labres. Ayan, at kaya Marilina Monsarvas at kaya Karina Akain at kay Rose Pablo o Right Copyright, Jopet 21 Yuga, Eric Pabian, Julie Asuncion, BMB Rico Blanco at kay Victor Rendon at kay Zenia Villegas ulit at Odie Lennon, Joy 29, Eric Pabian ulit at syempre nandyan din si Arnold Lopez, Let Force at Miffy at kay Angeline ulit at kay Estrella Berzano at kay Rose Pablo ulit, Eric Avendiano, hello po. At syempre, Maria Maldita at kay Bambi Palcasantos, hello po sa inyong lahat dyan na nakikinig kay Direk Freddy Valera. Thank you so much sa inyo, Ma'am Bambi at kay Odie Lennon din ulit. At nandyan din si Kelvin Oroloso at kay Lady in Red Caloyan at kay Rose Pablo, Mary Ann Vibat, Louie Divera, William Torres at Eric Pabian, Mylene Cruz at kay Timmy Kalilap at kay Ann Lacaria Kaisen, hello. At kay Teresa Martinez at kay Mai, hello po. At kay sino pa? Yung mga hindi nababate, yung nabati na, wag magpaulit. At syempre, nandiyan din si Jerry Gallardo at kay Jerry Laxpur at kay Petra Pan at kay Warlita Ramos, Eden Lorenzo, Rebecca Alas, Larise Carlenga at kay Arnold Aure at kay Leia Marian Ang at kay Marilyn Leyba at kay Laiday, BMG, hello po, at kay Victor Rendon, Cecil Odo at Gemaline Perez, Sensei Lar at Chingel ako, hello po, at Verlis Wandering at Clave 17, Maria Maldita, Andrea at kay Aling Monang at kay Pinulana Monalin at kay Jen Estalilla Agot Toribo, Toribio pala, sorry, at kay Evita Saldivar at Julius Capispisan at syempre nandyan din si Beltran Dalen Jr., Mylene Cesar, Sis Car pala, ano ba yan? Cheryl Gunawardana at kay Rodora Tuason at Chiyoko Sam at May O'Neil at Daynes, hello po, at kay Inday Sossi at Betalento at syempre nandiyan din si Rukawa present at Rita Martinez at Christopher Anya, hello po, at kay Marjorie, hello din, at kay Marilo Antig, Pret Juice at kay Cecilia Estrella at Chichay, hello po, Chichay, at kay sino pa? Rose Alapar at Marites, Leia Kadungog at kay Matthews Maximus, Edgardo Gomez Jr., hello po ng bonggang-bongga, at syempre nandyan din si Second Avenue, Melanie Co, at si Space Mindset at si Christine Ivy Suniga, Marco 1845 at Ruel De La Serna at CJ at kay Eman Basaya, Miss Marie, Papa Ruel, Isabelo, Jom Roma at si Let Force at si Maribet Gabina at Lani Reyes at Crisanto Raton at kay Jude at kay Chikabay, ang taba, Chikaybay pala. At nandiyan na rin si Joanne, bala ka, basta binaligtad mo pa eh. At kay Juday Tugadi at kay Guzman at kay Romeo Mejia Biay at kay Christine Maruyama at Arnel Pabros at Carolina Decena. Hello sa inyo mga kapatid, magandang hapon, di ba Kuya Jared 23 at San Goku at John Faustino. Welcome at kay Kuya R. Heights TV ng bonggang bongga. Sino pa hindi nababati dyan? Sasaktan ko. Charot. Halak ka. At nandiyan na rin si Kento Burayan at si Sushi Shi. Ay, mali pala. Sushi Su. O nga pala, batiin natin ng happy happy birthday, Sushi Su. Mula kay Direk Freddy Valera, enjoy your day. At tandaan mo, may handaman o wala, be thankful and be grateful at magbayad ng utang. Huwag kakalimutan. Okay, happy birthday, Sushi Su. Happy birthday. Geyser Santos, Champorado at kay Rose Baroga.
Tama ba? Baroga nga. At kay Grace Black, Katkat Buela Sagon, Juday Tugade, Samuel Uzi, Alvin Badoy, Annette Hope TV, Ninitas Vlog, Mildred Padre, Ratam King, Merom Engineer A, Namuka, at kay Luis Fernandez, Marietta Panililio, at kay Marilyn Samonte, at kay THB, Aileen Harada, at kay Mugen Bis, Soseyo, Sweetie U, Maylin Cruz, Jeanette, at Vilma Belson Sonda, at kay Bugs Overload, at kay Bilay Quarter, Opel Angeles, at kay Mando, at Cheryl Santa Maria, Ellen Delore, at May 09, at kay Ning Portugal, at kay Merlin De Jose, at Beth Talento. Hello po at thank you so much, at kay Ann Climber Sam, thank you. Welcome po sa lahat. Marisa Di Guzman, hello din. At Estela Conlu, welcome po sa ating live stream. O, sino pa hindi nababati dyan ng matira na natin? O. At syempre mga kaeksena, magandang topic na naman to. Nako, marami na naman magagalit dyan. Royce Cusina, good day direct from Land of Kangaroo. Saan ba yung Land of Kangaroo? Africa? Halap ka. Hindi ko alam. Saan ba yung Land of Kangaroo? Pakiano naman ako. Parang may pumihit ng ano ko ah. Ina Ibarra at Jinky, hello po. Maraming salamat, di ba? San you, hello din. Thank you, Royce Cusina. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Di ba? Bramia, hello po. At Ana Hermohino at kay Eric Francisco. Hello po sa inyong lahat at binabati natin si Mipi. Hello din sa'yo at sa lahat po. Hello din, Lovely G at Jocelyn Hamilton at kay Australia ba yung kangaroo? Mr. DJ Music Lover from Mandaluyong, hello. Laiday at Fernando Marcos at Carolina De Sena, hello. Oh. At syempre binabati ko si Rob the Third, hello po. Oh. Hindi, yan lang dalawa talaga yung option natin. Mamaya na natin pag-usapan yan. Okay, at syempre mga kaeksena, sa lahat po, sino dito yung mga bagong subscriber? Maraming salamat po sa inyo, ha. Praise the Father. Ang tawag dyan, demokrasya. At syempre, mas maraming salamat po sa matagal nang nagtitiwala kay Direk Freddy Valera, sa mga pioneer nating ex-senador at kabogera. Maraming salamat po sa inyo. I love you. Mark Jude, Prebas, hello. At kay Sean Goku Satsu at Ke Umali, hello po. At Josela Marie Ragusta, hello po. At kay Nelly Bill Baridi, hello po. At Maria Luders Tanyag, hello din. At Rodora Tuason, Pedro Ferrer. At kay Hustler Vibe at Rowena. At kay Yeye Pot at June R, hello sa inyo. So mga kaeksena, simulan na natin agad to. Huwag na natin patagalin pa. At syempre, binabati ko lahat ng ating mga kabogeras, moderators, Jack Constantino, Nosferatu, Daisy Taglay, Erica Matsumoto Gani, at si Maria. At syempre, shoutout din natin, kapapasok lang si Donna, si Happy Pet, si Clint, at si Joanne Estrella, at si Rain. Hello po. At syempre, shoutout sa ating mga kabatas with Attorney Libayan, at mga kayubi with Attorney Claire Castro. Shoutout Tina B at Cecil Mora Brania, ka Joe, hello po, at syempre kay Alice Redesma at Rubian Borromeo. Shoutout din po ng Bongga Boga, Cox Acero at Eric JP at Marikit, hello. At binabati rin natin ng Bongga Bongga ang ating original Spice Girls na sila Mama Mi TV, Tita Hilda Enriquez, Malditang Lola, at si Tita Edita Yamaguchi. I check. Kalmahan mo, Drek. I love you. I love you too. I check. Salamat. This is for you. Diba? Mercy Minor. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Thank you. At binabati rin natin si Mark Nathaniel, nandiyan na rin. At si Happy Cupcake at Burn and Up. At syempre nandiyan din si Christina Marshall at Leticia Lever. Hello po. At Hazel Alcaraz Tuapen. At kay Maiden Grace Lorente. At kay Red Sam Loverboy. At kadama sa Jordan. Hello po sa inyong lahat. At kay Christy D. At syempre, hindi natin din makalimutan sila si Robert Ramos, Ma'am Terry, Rabon Gerdose, Ma'am Malushi Bahoka, Ma'am Marena Ansimaru, at Ma'am Neonor Bon, Ma'am Therese Hellman, at kay Mami D. Game!
Sa mga hindi ko mababati, wag po na kayo magtatampo kung ayaw nyo masaktan, di ba? King Edward ng Bahrain. Oh, at Arnel Pabros. Oh. Di ba? Stone Trooper at K-Joy. Meron po akong tanong dito bago natin simulan. At ang aking katanungan dito sa ating live survey ay para sa inyo. Dalawa lang to ha, intindihin nyo mabuti. Para sa inyo, saan lang dapat mag-focus ba? Focus tayo, focus. Si Rapi Tulpo, pagiging senador o pagiging host sa programa niyang RTIA o Rapi Tulpo in Action? Okay. Siguro sa inyo nag-iisip Dennis Enriquez at LJ Sebastian, iniisip nyo Ray Puentes, Ano Puentes at Justin Villanueva. Na eh bakit di mo sinabing parehas na lang? Huwag naman kayong salbahe, Carlos C. 'Di ba? Huwag kayong salbahe. Dalawa lang naman talaga yung atin kasi huwag natin tanggalin ang karapatan sa kanya. Binoto siya eh, naging senador eh. 'Di ba? Eh so host siya, 'di ba? Programa niya 'yun eh. So papipiliin natin siya. Halimbawa lang tayo bilang taong bayan, syempre, boses ng bansa, 'di ba? Rakitera, Sunny C. Sa tingin niyo kaya para sa inyo, ano ang dapat niyang piliin? Pagiging senador o host ng programa niya? Simple lang naman, 'di ba? Oh. Kaya karapatan niya kasi na magkaroon kahit alin dyan kung ano gusto niya. Kaya lang tayo, kailangan natin maging mautak kung saan dapat siya mag-focus na lang. Diba? Kasi ang dami nang naglalabas ang conflict at talagang hindi magandang impact sa kanya sa nangyayari ngayon. Kasi, mamaya ko ikikwento. Mamaya. Okay. At meron akong update sa inyo mga kaeksena. Kung kagabi, yung manifesto natin na mga pirma ay umabot lang sa 292, ngayon ay nasa ilan na? 355 at maglalabas din sila at i-open nila to saan? Sa publiko. Oh, patay na. Di ba, Ma'am Mighty Baisa, hello po at kay Rev at kay Gerbins at kay Langga Lentiha, hello din. Okay? So kung ready na kayo, ready na ako, THB, he wants the best of both worlds. Ay, hindi pwede. Hindi pwede yun. Okay? So kung ready na kayo at ready na ako, ready na tayong lahat. Ano pang hinihintay nyo? Huwag nyo kalimutang i-subscribe yung second channel natin. Direct Freddy Valera 2.0. At isabay nyo na rin po yung Facebook page, Direct Freddy Valera Official. Yung kulay brown ang profile picture. Baka mapunta kayo dun sa luma ko. Bira ako dun sa luma. Dun tayo sa bago. Okay? Huli ka na, type action at simulan na agad natin to mga kaeksena. Let's go sa go! Hi, William Martinez at Danilo Adel at kay Dennis Enriquez at Marilyn Leyva. Hello ah. Sa lahat na my birthday, happy birthday po sa inyo. Kagaya ni Sushi Su, happy birthday ulit sa iyo. Hi, Cesa. Thank you so much. Lovely G. Senador, hello. Oh, let's go, Tina B. At Win Artist, hello din. Oh. At Ning Portugal. Hello po, Erwin Principe. Hello sa inyong lahat. Corissa Evangelista, andyan na. At sa lahat ng mga bagong pasok. Let's start. Oh. Erving Reyes, Pangkape Direk, salamat po. At eto na nga, para sa inyo, wait lang, lalakasan ko lang yung kalma ko, parang mahina yung kalma. O, kakalmaan ko lang ng konti ito. Wait lang. O, yan. Games ago. O, 1, 2, 3, let's go. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Diba? Okay, game. Simulan na natin. Magkalimutan sumagot, ha? Yung mga hindi pa naglalag dyan. Sabi ko sa inyo. Diba, Jinky? Oh. Paano ba natin uunahin to? Mga kaeksena, ito muna ang gusto kong ipakita sa inyo. Gagawin natin to, Gay Sir Santos. Wait lang ha, utang muna. Papasok na ako. Babanatan na natin. Para sa ating unang parte, mga kaeksena, nitong pag-uusapan natin, alam ko na napapansin nyo na napapadami. Hindi lang kasi ito nababalitaan at hindi napupukusan kasi nga, hindi natin ito ine-expect na dadami ng dadami. Yung alindirek, yung mga namamatay dahil sa andirek, sa Rapi Tulpo in Action. Tama, mali. Diba, Rakitera, maraming salamat. Do you agree na pagdating sa programang RTIA, eh,
hindi ito napapansin ng ibang taong bayan o ng mga Pilipino kasi mas marami yung mga bulag na tulponatics eh. Sa kanila okay lang pag may namatay eh, 'di ba? Okay lang sa kanila 'yun eh. Pero kung mapapansin niyo, marami nagsi-suicide at nagpapakamatay o parehas lang nang dahil sa pagkakaalin, pagkakapahiya sa kahihiyan, nang dahil saan? Pagsusumbong sa rapid tulpo in action. What the fuck? Diba? Julian at Rakitera at kay Geyser Santos, maraming maraming salamat. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy, easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Diba? Ano to? Bakit? Oh. Oh, wait lang. Ba't mo pinabasa? Mamaya na nga eh. Yung alin? O, di kulong mo. Oh, game. Priscilla, Ramil, maraming salamat po. Wait lang ah, wait lang. May sasagutin lang ako saglit. Oh. Wait lang. Oh, yan. Oh, game. So, yun na nga. Sa mga ano, Priscilla, wait lang ah. May nag-message lang kaya hindi ako magpo-focus muna tayo. So yun po yung napapansin natin at lalo na po yung ibang sabihin na nating namulat sa programa na yan na hindi naman talaga nakakatulong as in nare-resolve ang problema sa programa na yan. Ang nangyayari ba dyan? Eh, band-aid solution lang, di ba, Gidax? Maraming salamat, Wild Gardening. Bukod sa band-aid solution, gobyerno pa rin naman ang nilalapitan ng programa na Rapid Tulpo in Action. Tama, mali. At ang pinaka number one factor kung bakit may mga nangyayaring imbis na mapaayos ay lumalala at humahantong sa pagkamatay, dahil saan? Dahil sa kahihiyan, dahil sa stress, dahil sa hindi patas na pagtingin o balanse doon sa alin, sa sitwasyon ng mga na napapatawag o tinatawagan. Kasi kitang-kita naman natin na kapag ikaw ay hindi sumagot sa kanilang tawag o sa programa nila, yari ka na. Diba? Sasabihin nila na para po sa patas na pamamahayag, eh dapat pong makuha ang kanyang panig. Pero kung patas na pamamahayag pala ang gusto nila, eh bakit kapag hindi sila sumagot at sinabing sa korte na lang o makita na lang sa ganito, ay agad-agad alin? Nahuhusgahan na. Hindi nyo maikakaila yan. Maraming video kayong ginawang ganyan. Na kahit wala namang kasalanan yung tao o kahit may kasalanan yung tao at kailangan dalhin sa tamang proseso, anong ginawa ho ninyo? Diba? Binigyan nyo na sila ng alin? Panghuhusga na parang kriminal na agad. Asan po ngayon doon ang tamang sinasabi niyong patas na pamamahayag? Di ba? Halak ka. So ngayon mga kaeksena, eto lang ang isa sa mga ipapakita ko sa iyo. Mamaya na yung sa sundalo ha, yung continuation noon. Naaalala niyo ba to? Naaalala niyo ba to? Kasi dito may nag-send sa akin eh. Hindi ko to napanood pero ini-replay ko. Pinanood ko ulit to. At hindi ko matanggap sa sarili ko na bakit ang mga Pilipino pagdating sa problemang personal o pamilya, mas pinipili nilang ichika sa iba. What the fuck? What the fuck? Diba nauuna yung chismis sa ibang tao? Imbis na, yun ang mahirap sa atin eh, imbis na yung mga Pilipino ay sa loob ng bahay resolbahin yung problema, ang akala nila at pumapasok sa utak nila, ang kasagutan ay yung programa ni Rapid Tulpo. Diba? Oh. Anong na pala? Eh, Direk, meron namang tulong eh. Anong tulong? Ayuda? Anong tulong? Nino? Ng gobyerno pa rin. Diba? Yan ang problema. Kaya yung mga nagpapatulpo, hindi nyo masisisi
yung mga tao na i-bash kayo kapag gumantong sa punto na yung alimbawang nireklamo ninyo ay hindi nakayanan ang kahihiyan at stress kahit pa ho siya ay may kasalanan o kriminal. Diba? May karapatan po ang bawat mga akusado o kriminal na alin mausig sa tamang proseso o paraan. At hindi nyo nga maiiwasan na kayo ay mahusgahan kasi alin, ipinublic nyo eh. Dinala nyo dyan sa programa na yan. Ngayon, andyan ang alin, netizen. Good or bad, meron sa inyong alin, magsasalita. At hindi nyo mapipigilan yan, tandaan nyo yan. Kaya at the first place, may kasalanan kayo kahit nasa tama kayo kung kayo ay mabash at kayo ay hindi panigad ng ibang tao. Gets? Maliwanag tayo dyan. So ngayon, eto mga kaiksena, isang babaeng OFW o nanay ang nagre-reklamo sa kanyang anak. Kasama na rin dito yung kanyang binan. Problemang pamilya. Problema na dapat sila na lang ang lulutas. Pero humantong pa na dalin nung nanay sa programa ni Tulpo. Diba? Eh bakit nga ba direct gusto nila yan? Kasi nga kwentong chismis, kwentong marites, yan ang gusto ng mga Pilipino. Pag-usapan ang buhay ng iba. Diba? Oh, at diyan kikita ang programang ito dahil maraming manonood, title pa lang, madadali ka na. Naintindihan nyo? Uy, ano kaya? Ba't namatay? Hindi natin nalaman kung ano nga ba ang kinamatay at ano nga ba ang dahilan bakit namatay. Pero sa programa, ang lalabas kasi may kasalanan yung nagpakamatay. Diba? Naintindihan nyo? Oh, tuloy natin. Ngayon, ipapakita ko lang sa inyo tong video na kapiraso. Kaya ako nasabi, ito yung part 2. So, yung mga anak nitong babae ay yumao, namatay. Nang dahil dyan. Sa tingin nyo kaya, anong dahilan? Bakit namatay? Diba? Diba? Sa tingin nyo, anong dahilan? Bakit namatay yung lalaki, yung anak niya? Diba? Hindi ko kahit pinagtatawanan yung nangyari sa kanila. Kumbaga ako po nakikiramay po. Kaya nga lang, ang aking binibigyan ng katatawanan dito, yung programa ni Tulpo. O eto na mga kaeksena, pakinggan nyo tong video na to ha. Nalagay ko ba yun? Wait lang. Ay, hindi ko pala nalagay. Saan na yun? Ito ba yun? Ay, hindi ko nga nalagay. Wait lang, ilalagay ko muna mga kaeksena ha. Wait lang. Asa na? O, wait lang. O yan. Hindi ko pala nalagay eh. Andiyan na. Oh. Oh, wait lang. Yan. Okay. Lalagay ko lang yung video ah. Nakalimutan ko pa, tatanga-tanga ka talaga, Direk Freddy. Oh. Oh, wait lang. Sa mga hindi pa nagla-like, mag-like na kayo kung ayaw niyo masaktan. Sana 'yon. Nawala. Ito. O yan. Sir Edmond, okay. Magandang hapon. So may papakita ako sa inyo dito ah. Wait lang. Ang hirap talaga na on the spot. Oh. Okay. Pakinggan nyo ho ito mga kaiksenang sasabihin dito ha. Wait lang. Tapos dito naman. Wait lang. Okay. And then, yan. Oh, pakinggan nyo po mga kapatid. Oh. Yan. Totoo, hindi nga nanganak, nay! Bakit anak mo? Sino? Yung anak ko, sir. Si Edmond? Yes, sir. Ayun, sir. Umiiyak siya? Umiiyak, pero yun, takot po ako. Bakit siya umiiyak? Hindi naman siyang may kasalanan, kundi yung kanyang asawa. Yun na ang gusto kong maayos sana, sir. Kasi masakit din sa akin yung pinos ng asawa niya, sir. Pag-ayusin ko po kayo, pag ano na makipag-ayos, didimanda po natin. Yun na lang po, sir. Kasi natatakot din ako kasi yung anak ko binabantaan. Yun na, tignan mo, sir, yung pagsasalita ng anak ko, sir. Wait lang. Sige, yung konteksto. Pagpalagay na po natin ang may kasalanan ay yung manugang niyang babae at yung anak niyang lalaki. Okay? Sabihin na natin, kawawa si nanay. Kawawa. Hi, Daisy Taglay. At may kasalanan yung dalawa. Sa tingin niyo ho ba, eto po ba yung tamang venue para yung buhay ninyong pamilya ay makaladkad sa buong mundo, buong Pilipinas, lahat ng mga OFW rin makikita yan. Kung kayo yung nasa sitwasyon nung nanay at nung kayong pamilya,
Matutuwa ba kayo? Hindi, matutuwa ba kayo? Pamilya to eh. Usapin pamilya to. Diba? Na dapat, kayo na ang re-resolve, dinala nyo dyan. Tapos, pag merong nasawi, merong naging problema, ayaw nyong alin. Tanggapin ang pagkakamali. Ayaw nyong tanggapin ang nangyari. Tama, mali. O ngayon, ipo-forward natin. So, ayan. Warprick yung lalaki na galit kasi dinala pa sa tulpo. Diba? O ngayon, ipo-forward ko dito. Pakinggan nyo kung ano sabi nung nanay. O. Kama, padadala sa mga chismis sana. Yun lang po, Edmond. Huwag ka sanang magagalit sa ginawa kong paglapit kay Sir Rapi. Oh. Dahil ito lang talagang makakatulong at makakapag-ayos sa ating problema, anak ko. Pero what the fuck? What the fuck? Yun lang daw po ang magbibigay ng solusyon sa problema nilang mag-anak. Tanungin ko po, naayos po ba? Ngayon, kung naayos po, kailangan pang alin? May mamatay? Bakit namatay? Dahil saan po? Kayo na nagsabi, 'di ba? Sa kahihiyan. 'Di ba? Ang basic lang eh. Ilan na ba ang namatay nang dahil sa mga gantong klasing pangyayari na pag napatulpo, hindi na kinakaya yung kahihiyan, papakamatay. Oh. Pero kung aayusin niyo sa tamang lugar, tamang proseso at maayos, kasi ang feeling niyo kasi pag na-TB, mahihiya na agad. Talagang mahihiya. Pero yung kahihiyan, forever nyong bit-bit yan. Kahit mag-sorry-sorry pa kayo dyan, once napapanood nyo at mabalikan nyo yan, nakakahiya kayo. At pwede ulit kayong mag-away dahil saan? Sa kahihiyan at magsumbatan pa kayo at paulit-ulit yung mangyayari. Ikaw, ibig tulpo kay. Oh, di ba? Dayanara Loki, maraming salamat. Oh. Ang nanalo dito, ang panalo dito, ay alin? Si Rapi Tulpo. Bukod sa kumita na siya, siya pa yung alin? Bida. What the fuck? What the fuck? Diba? Oh. Sige. Pakinggan nyo pa isang beses sa alam nung nanay. Malamang yan, nagkakaroon na yan ng bago sila magpunta kay Tulpo, nagsasagutan sila. Malamang yan, ako, hindi ako pwede magkamali dito. Nasasabi na yan na, hindi ba kayo makikipag-ayos? Hindi ba kayo magsusorry? O ipapatulpo ko kayo? Kadalasan may ganyan eh. Di ba? O pakinggan nyo ulit ha. Oh. Kung maaari lang yung about chismis sana, yung mga chismis na dumarating, hindi ka mapadadala sa mga chismis sana. Yun lang po. Eh, ang problema nga nanay, sabi mo, huwag papadala sa mga chismis, mga post na ganyan. Eh, ayan na nga oh. Eh, dinala nyo pa sa tulpo. Di lalo kayo nakakahiya. Lalo tuloy nagkandaleche-leche. O, anong sabi ni nanay? Edmond, huwag ka sanang magagalit sa ginawa kong paglapit kay Sir Rapi. Dahil ito lang talagang makakatulong at makakapag-ayos sa ating problema, anak ko. Pero hindi mo ako naintindihan. Ay ba talaga yung nasa isip mo? Hindi mo alam. Alam nyo, nakakaawa yung pamilyang ganito eh. Na kailangan nilang may mawala, di ba? Sabihin pa ni nanay dito na hindi siya naantay. Malamang po, kung hindi kayo nagpatulpo, total, nakauwi na rin naman kayo, nagharap-harap kayo sa barangay, at least buhay. May buhay. Walang nawala. Diba? Oo. Hindi mo pinahiya kita, pero yun lang ang dahilan. Yun ang gagawin ko para maayos sana ang pamilya natin. Oo. Sana... Yung sabing magkakayos tayo, hindi ka nag-gumawa ng kakaanuhan. Ngayon, wala ka na. Paano ng pamilya mo ngayon? Isasabihin ng iba, paano ka naman nakakasiguro na nagpakamatay nga yan dahil dyan sa programa ni Tulpo? Kasi nga ho, dito pa lang sa bukang bibig ng nanay, alam na ayaw po nung lalaki na magpatulpo. Ngayon, nung tinawagan nga, di ba, nung umpisa, warprick na, kasi nga, nasa tulpo na. Eh syempre, kung ikaw stress ka na, nagmumotor ka pa, pag galit na galit ka talaga, nawawala ka na sa focus sa pagmamaneho, tapos galit ka pa, lalong bibilis ang takbo mo or intention mo na talaga, may kalalagyan ka talaga sa pagmumotor pag hindi ka nakapokus dyan at inuna mo yung damdamin mo dyan. Yari ka talaga.
'Di ba? Eh pero kung walang tulpo, kahit nagmumotor 'yan, malamang sa malamang hindi 'yan mamamatay, maniwala kayo. Ano sasabihin naman ni tulpo? Hindi. Ganyan talaga nakalaan na sa kanya 'yan. Kung talagang mamamatay 'yan, ma'am, kahit di ka nagpatulpo, mamamatay 'yan. What the fuck? What the fuck? 'Di ba sabi niya 'yun nung isang gabi, pinakita ko nga sa inyo, 'di ba? Oh. Kayo naman, oh. Hindi ba 'yan kayo nakikinig sa akin eh. 'Di ba? Ito ba 'yon? Ito ba yun? Wait lang. Oh, tuloy natin. Oh. Sabi ko naman mag-aayos tayo. Kahit wala ka na, andito ako mag-aalalay sa mga anak mo. Kita nyo, no? Napagkakitaan pa yung pagkamatay nung ano, no? Pero wala silang sinabi na... Wala silang ano? Tawag dito? Ano daw? Victim blaming pa. Ganon. Sinabi sa di pinakasalan na sundalo. O yun nga, 'di ba? Ang sabi niya doon, sabi niya doon ni Rapid Tulpo, 'di ba? Pwede rin nating i-connect dito. 'Di ba? Na hindi mamamatay talaga 'yan, kung mamamatay talaga 'yan at kahit hindi ka pa ganito, ganyan-ganyan. 'Yun ang destiny, parang ganun. Diba? Eh dito. Oh, tuloy natin. Oh. Ah. Anong masasabi mo, Ma'am Gladys, sa manugang mo? Oh, kita nyo. Kita nyo. Kita nyo. Barangay din ang bagsak nyo. Asan si Tulpo dyan? Asan si Tulpo dyan? What the fuck? What the fuck? Oh. Barangay din. Oh. Andyan ba Tulpo? Wala. Ah, meron na din. Reporter. Oh. Kuha nyo? Oh. Puso ko pa rin siyang pinapatawad na sa ngayon. Alang-alang sa mga anak niya. Sakit at tahimik na rin ang anak ko. Oh, kailangan pang mamay mamatay para kayo magkaayos? Yun ba yung susi? Oh, yun ang nagawa nung Rapi Tulpo sa ginawa nyo. May namatay, tsaka kayo mag-aayos. Oh. Gusto kong maayos na rin ang lahat. Nagpapasalamat po ako kasi... Kung ano man po yung pagkakamali ko, pinatawad nila ako. O, kita nyo na. Yan ang ugali natin eh, mga Pilipino eh. Diba? Diba? Ang toxic talaga ng programa na yan, sa totoo lang eh. Well, hindi ko inaano yung pamilya na toxic sila. Ang akin lang ho, tayo mga Pilipino, mismong sa loob na lang ng pamilya natin, ayusin ang problema. Kahit ito sa kaibigan nyo, huwag nyo nang sabihin. Hindi naman makakatulong eh, 'di ba? Lalo pa 'yan lalala, bibigyan ka pa ng ibang advice niyan. Kaya nanay, ulit-ulit po, sorry. Oh, kaya naman pala mag-sorry, 'di ba? Kaya naman pala mag-sorry. Kaya naman palang intindihin ang sitwasyon at magkapatawaran, pinaabot nyo pa sa may namatay. Sana God, wala na si Edmund. Tuloy-tuloy pa rin yung ano natin. Ah, ito, tanong ko sa inyo. Maniniwala ba kayo? Kahit matagal na yan. Di ba mauungkat o mauungkat ang nangyari na to ng dahil dyan? Halimbawa, magkaroon ulit ng problema yan. Halimbawa, meron hindi pagkakasunduan. Di ba? Oh, hi, Direk, habang nakaburol. Bati-bati muna pag mag-40 days galit-galit ulit. Yun na nga eh. Ito, tanong ko sa inyo. Posible ba na maungkat ulit at magka-problema ulit sila ng dahil dito sa pagpapatulpo na to? Oo o hindi? Sagot. Hi, Nerissa Akashi, maraming salamat. At sa mga nagpakulay kanina na hindi ko nasayawan, eto na. Sagot kayo. Oo o hindi? Posible ba? Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Oh, lagi na yan. Dadating sa punto yan. Yung may isusumbat ulit yan. Sasabihin ulit yan. Nang dahil sa'yo, kaya ganito, nawala na si ganito. Imposibleng hindi yan mababalik. Tandaan nyo yan. Bakit? Hanggang ngayon nga, nandyan saan? Sa YouTube. Ano sabi ni Shari? Hindi na pwedeng i-delete yan. Nag-trending yan eh. Halak ka. Oh, yan. Tulpo pa kayo. Magpatulpo pa kayo. Oh, sige, namnamin nyo yan, namnamin nyo. Kaya bago kayo pumasok at magpatulpo, lalo't hindi naman trending yung buhay nyo,
mag-isip kayo. 'Di ba? Oh, naintindihan na natin. So ngayon, mga kaeksena, pupuntahan na natin yung main topic natin. Kasi ho, marami na po, parami ng parami, at base po sa ating impormasyon na nakuha, ay maglalabas na rin sila ng manifesto at isasama na po nila ang alin, civilian, doon po sa alin, sa ginawa ni Rapi Tulpong pagsabi ng duwag, at syempre, iyon ay kinukundina ng mga men and women in uniform. At dito, meron pang mas malinaw na mga video na magpapakita ng sinasabi ni Rapi Tulpo dito kung anong klase. At alam nyo, sasabihin ko sa inyo kung may mga nanonood dito mga Tulpo Natics, ha. Uulit-ulitin ko, I was a Tulpo Natic before. Lalo na po nung panahon na bago lang ako sa abroad. Talaga pong nanonood ako. Kaya nga ang dami kong kabisadong linyahan ni Rapi Tulpo at mga sinasabi niya. Kasi I was a Tulpo Natic. Pero namulat ho ako noong punto na palagi ko siyang naririnig na ibinababa niya yung sarili niya na siya ay dukha at mahirap, na akala mo'y nandoon siya sa posisyon. Pero kapag nagsalita na at tinatanong na siya, hindi niya alam yung ibang ibig sabihin, hindi niya alam kung paano ang kalakaran bilang isang mahirap nakatira sa squatter, sa compound, sa barangay. Bakit? Hindi niya kasi alam. At isa pa, ang pinaka-inayawan ko ay bukod dyan ay yung pagiging sinungaling niya. At pangalawa, yung pinagkakakitaan ang buhay ng iba. Like this. Kakapakita ko lang sa inyo, 'di ba? Na kumikita siya habang may pamilyang nasisira ang buhay sa kahihiyan. What the fuck? What the fuck? Naintindihan nyo? Kaya napaka nakakagago lang ng programa na 'to para sabihing may malasakit sa mga pobreng mahihirap. Ang totoong tumutulong, hindi mo kailangan niyang ipakita. At hindi mo kailangan niyang ipangalandakan. At isa pa, kung talagang totoong tumutulong ka, dapat dyan, mismong ikaw ang pumupunta dyan. Tuloy natin tong kay Atty. Claire, ha? Mas lalong maintindihan nyo pa dito. At may mga video clips pa kayong makikita. Oh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Idagdag ko lang. Ang pag-uusapan natin ngayon. Idagdag ko lang. Bakit ko ngayon ginagawa to? Ha? Kung sakali na sana ay alin, magbago ka, Rapi Tulpo. Baguhin mo yung ugali mo. Kung mababago pa. Idagdag ko rin, isa pa sa dahilan. Lalo na last year lang, nang malaman kong may tunay at una ka palang pamilya. Pero anong ginawa mo? Isa pa yan sa dahilan ko. Then you're claiming to be the good father, the good husband. Pwe! Meron ka palang ganon. Pinaniwala mo ako, pinaniwala mo yung mga tao, at pinaniwala mo hanggang ngayon yung mga Tulpo Natics na bulag. Diba? Umamin kayo, hindi. Kasi I was a Tulpo Natics before, naniwala ako na napakabait niyang asawa, napakabait niyang ama, pero nung lumabas na lahat ng mga ebidensya at mga tao't naglitawan, nakakasukang pakinggan at makita at marinig yung mga payo niya na parabang ang linis niya, samantalang hindi naman. Halak ka. Gets nyo? So, andiyan ka na, Rapi Tulpo. Sana magbago ka. Hindi yung pag ikaw ay sinita, magkakaso ka. What the fuck? What the fuck? Huwag ganon. Yan ba ang politiko? Balat ano? Balat betlog? What the fuck? What the fuck? Ulitin natin.
Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Oh, sa mga hindi pa nakaka-subscribe kay Attorney Claire, paki-subscribe at lahat po ng mga nandun sa taas ng mga channel, i-subscribe nyo na yan, mga kabatas vloggers natin yan, paki-subscribe na po. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung pagpuna ng ilang general at yung men in uniform patungkol dun sa pagtrato ni Senator Raffy Tulfo sa mga military personnel at mga civilians. Oh. Ang matagal na nating pinupuna sa ugali ni Senator Raffy Tulfo kung paano itrato ang mga karamihan ng mga resource persons, mga police, mga nareklamo sa kanyang programa sa RTIA. Oh. Hindi iisa ang nagpapaalala kay Senator Raffy Tulfo. Ay, andun ako. Ang ganda ko dyan, ah. Oh, tuloy natin. Ang ganda ko dyan, Attorney Claire. Naiwasan na niyang mamahiya ng iba. Pero mukhang walang pinapakinggan ito si Senator Raffy Tulfo. Wait lang. Bago ko ituloy ito. Sa mga pumupunan. Wait lang. Napansin ko lang, oh. Wala pa nagla-like sa inyo. Mamaya ako natutuloy. Pakipindot muna po yung like natin at sumagot kayo sa ating live survey nandyan sa taas. O sige na mga ka-eksena, o, bibilang lang ako ng 15 seconds. Pakipindot muna yung like bago kayo tuloy. 1, 2, 3, let's go! Wala pa sa kalahati yung naglalag, niloloko nyo ako, daldal na ako ng daldal dito, nakaisa na tayong content eh, meron pang ano eh. Hindi pa kayo nagla-like dyan eh. Naman kayo naman oh. Hawa ko pamilya nyo. Charot. Paki-like. Oh. Pagalawin yung like oh. Ay naku naman. Sige na, pagalawin nyo yung baso, yung like natin. Kayo naman dyan oh. Kala ko pa naman love nyo ako, tapos hindi naman kayo nagla-like dyan. Susumpa ako kayo. Sige, pag kayo ha, hindi nag-like, susumpa ako kayo dyan. Oh, Timmy Kalilap at Burley's Wandering, maraming salamat. Commercial muna. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Oy, Daisy Taglay, kamusta ka na? Anong balita sa work mo na? Okay ka na ba dyan? Oh, sabi mo, kung babanatan ko na yung trabaho mo dyan, babanatan ko yan. Charot. Oh, tuloy natin. Oh, game. Sa kanya ay anti-Tulfo ng walang basihan. Oh, eh tayo naman po dito, pag binibira natin o binabanata natin yung ginagawa ni Raffy Tulfo, meron tayong alin. Bukod sa ebidensya, bukod sa mga facts, bukod sa video na meron siya at galing pang Senado, eh meron po tayong mabigat at talaga naman pong may punto sa pinaglalaban ho natin. Hindi lang ho kagaya ng mga kabilang parlo, lalo mga ampalayagang, mga lutang. Kung ano yung pinagsasabi, halatang halata pong binabaligtad at ginagawa pong tama yung mali. Kahit hirap na hirap silang itanggol yung idol nila. Ang layo po ng ang laki ng pagkakaiba, ang layo-layo, kumpara nyo sa amin. Ako, pinupuna ko siya para makita niya kung ano ba ang maaaring mali sa mga ginagawa niya. Ang nangyayari kasi, kapag pinupuna siya, mukha siyang nagagalit. Ay, hindi naman. Halak ka. Hindi naman nagagalit, Attorney Claire. Diba? Gusto mo, ipapatawag si Muno. Gusto mo, ipapatawag si Senado. Gusto mo, pati mga espiritista, mga latero, pati mga espiritista, ipapatawag ko. Gusto mo? What the fuck? Halak ka. What the fuck? Hindi naman galit, Attorney Claire. Ikaw naman. Oh. Kalma lang, Direk. Kalma lang naman ako eh. Tuloy natin. Hi, Teacher Mark. Oh, eto, dito si Teacher Mark, ha? Ba, hindi pa kayo nakasubscribe dyan, subscribe nyo na si Teacher Mark, ha? Basta lahat nung nandun sa taas, doon sa kanto, ayun, oh, si Papa Yo, si Attorney Claire, yung mga lumalabas doon na mga picture ng YouTube channel nila, subscribe nyo, ha? Lahat ng mga kabatas natin. Pati si Mantem yung din, andyan din. Tsaka si, ano, basta andyan sila lahat, subscribe nyo. Ah, wala bang latero? Akala ko may natin. Charot lang, ha? Halak ka. Charot lang. Nagbibiro lang naman ako.
Wait lang. Wait. Meron pa nga, di ba? Bata pa lang ako. Charot. Ito na, tuloy na natin. Umaatake yung mga vloggers niya. Oo. Inaatake ng mga vloggers niya itong mga pumupuna sa kanya. Oo. Ang hindi niya nakikita eh kung ano ba ang aral na iniiwan ng ibang vloggers na pumupuna sa kanya. Oo. Maraming salamat din, Recool. At andyan din si Riri N. Ayan o, nakikita siya taas o. Si Apoluna o. O yung mga nando sa taas ha, puntahan niyo yung mga channel nila. Hi Nospi. At sa lahat ng bagong pasok. Ang gusto ba niya ay palaging yes sir, yes sir? Mm. At kapag hindi umayon sa kanya, at nag yes sir, yes sir? Oh. Nagagalit siya? Mm. At hindi siya titigil to the point na kung ano-ano ng maseta ang ginagamit niya. Oh. May pagmaliit, may pamimintas, ang maaari mong madinig kay Senator Raffy Tulfo. Mm. Hindi ba mas dapat nga mag-ingat si Senator Raffy Tulfo doon sa hindi pumapalag sa kanya? Oh. Na inoouhan lang at umaayon sa kanya mga maling interpretasyon sa batas? Oh. Romel Gumangan at kay Riri N, maraming salamat sa inyong dalawa. Okay? Wait, try, gusto niyo ba to? Single ako. Mahina. Lalakasan ko. Mahina yung single. Mahina. Ito na lang. Kalma na lang. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy, easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Taloy. Ah. Yung mga maling pagtrato niya sa mga tao. Oo. Dahil kapag lagi lamang siyang sinasang-ayunan. Eh, ayun, kagaya na sa tabi niya, yes po, opo idol, yes po, opo idol, wala na po mas na tamang-tama po sa inyo, may tama po kayo. What the fuck? What the fuck? Oh, yun, ang tawag dyan, amuyong. Oh. Lalong lumalakas at namubus ang kanyang panggigigil. Mas lalong tumatalim ang dila niya. Oh. Dahil ang tingin niya, kapag matapang siya sa mata ng mga viewers, oh, lalo siya nagiging popular. Yun. To the point na hindi niya na iniisip kung ano magiging damdamin nung kanyang mga napupulaan. Mas nabubuhay kasi yung dugo niya tuwing may napapahiya siya. Yun. At kapag may titiklop sa pagsigaw-sigaw niya. Totoo naman yung sinasabi na ito, ni Claire dito eh. At doon sa mga natatakot dahil sa kanyang pagbabanta ng contempt. Oh. Na ang ibig sabihin, kulong sa baba. O kaya naman, share. Oh, gusto mo magpalay detectores ka? Oh, dito, malalaman natin ang totoo. Kapag hindi ka nagsisinungaling, ligtas ka. Pero pag nagsinungaling ka, kulong ka. Ano, gusto mo? Lay detector test tayo? Oh, hindi. Dapat mo patunayan na wala ka kasalanan. Pero hindi yan ginagamit sa korte. What the fuck? Oh. What the fuck? Diba? Ang sabi niya noong nakikipagtalo siya kay DOH Secretary Ted Herbosa, ayaw niya ng mga bullying. But it seems that there is a sickness going around in hospitals that's affecting our medical frontliners. At ang tinutukoy ko po ay ang talamak na pambubuli. What the fuck? What the fuck? Pambubuli pala. Dapat tinanong mo yung sarili mo eh. Diba? Pambubuli ba ka mo? Sa mga ospital. Sa mga first-year resident doctors, interns, and sometimes non-physician staff. Dahil marami daw nabubuli na interns o junior doctors, dahil maaari daw itong magdulot ng suicide o hindi maganda ang pagtatrabaho sa ospital. Ayaw niya yung mga doktor na sinisigawan yung mga interns o mga junior doctors. Pero yung inaayawan niya, yun naman ang ginagawa niya. Lumalala na ba ang sitwasyon ni Senator Raffy Tulfo? Ang pagiging senador ba niya ay mas nagbibigay ng tapang sa kanya dahil kapag hindi siya nasunod, ay nais niyang ipatawag ito sa Senado at doon gigisahin at saka ipapakontempt. Yun. Hindi ba galit si Senator Raffy Tulfo sa online lending app? Yung mga pambabastos sa paniningil ng mga OLA? Pero hindi ba parang nagiging OLA na rin ang tipo ng RTIA? Na paggagalitan, sesermonan, mamaliitin ang mga nirereklamo sa kanyang programa? Iisa na po yung Senado Attorney Claire at yung programa niya
na-conquer na ng Raffy Tulfo in action yung Senado. Kapag napanood mo si Senator Raffy Tulfo, kung paano mag-utos na ipatawag si ganun, ipatawag si ganyan. Mahilig pa yan magtawag ano, ng alias, gumawa ng sariling alias sa mga resource person, di ba? Oh, tinatawag niya iba. Yun nga, sinabi dito, si Tokmol, si Boy Tokmol. Tapos marami siyang sinasabi na iba't ibang pangalan. O siya, ano tawag natin? Boy walk out. Halak ka. Hindi, kung napapansin nyo, no, madalas siyang magganyan. Yung mga tatawagin niya yung resource person ng alias na trip niyang gustuin. Laging tatawagin niya ng boy. Boy ganto, boy ganyan. O, ganyan yung senador. Karamihan ay mga chief of police ng istasyon. Uutusan, aalamin ko ano ang facts, data, records patungkol sa isang kaso. At isa pa yan mga kaeksena sa talagang problema dito. Kaya connect ako, wait lang. Anyari. Nawala. Sorry. Na-disconnect ako, na-disconnect. Sorry. Sorry po. Ulitin ko na lang. So, ulitin ko ha. Ito yung natandaan ko kay Attorney Claire at kay Attorney Libayan. Na dapat ang mga pulis ay hindi basta-basta sumasagot sa tawag ng programa ni Tulfo. Lalo na't kung halimbawang hindi naman sila kasama doon o hindi siya party mismo doon sa kaso. Kasi nangyayari lang, ang ginagawa ng programa nila, nakikimarites lang sila sa pulis. Diba? Pero saan pa rin nanggaling ang informasyon o data sa isang kaso? Kung hindi saan, sa pulis pa rin. Diba? Inilalabas lang nila sa programa nila para sila ang alin, bida. Kaya kawawa dito yung mga pulis na nagtatrabaho at ginagawa yung kanilang tungkulin. Diba? Sila dapat na nabibigyan ng kredito o pasalamat, pero ang nangyayari, siya. Pero hindi ko inaalis na may mga pulis tayo na sabihin na natin may mga sablay. Diba? Oo. Balita ako sa 8888 sila tumatawag para hindi sinagot, pwede sila ireklamo. Ganun. Galing ah. Oh, tuloy natin. Oh, yun la isa pa 'yan, yung pa obligadong sagutin sila. Ganun ang gusto nila mangyari na dapat sagutin niyo yung tawag namin, 'di ba? At uutusan pa na, ito ang gusto ko, ito ang gusto niyan. Mm. Ito madalas na madidinig mo kay Senator Raffy Tulfo. Oh. Ito ang gusto kong gawin mo. Ganyan ang gusto kong gawin mo. At kapag hindi nagawa, lagot ka. Patay. Anak palaki itong si nanay. And then, pumunta itong tao mo, bata mo, kinanay, para hiramin lang daw yung baby. And then, tinangay na. Right there and then, meron na ginawang krimen. And yet, di mo kaya yung bata mo at sabihin mo itong tao ngayon na magpanalang kaso? Ito yung isa sa pinaka-trending na pinakita ni Raffy Tulfo na ano, hindi magandang ginawa talaga niya dito. Kaya siya na-bash na ng na-bash di. You're very weak. Wow, very weak ha. Eh di ikaw na. Halak ka. Ba't ka naging chief of police? Eh, bakit ako naging weak? Eh, yun naman ang tama ah. No sir, you know why? Because if I were in your situation, I could have said to the guy, hey, halika rito bata, mali yung ginawa mo. Tayo dapat ang nagsiset ng maganda example dito dahil tayo ang takbuhan ng mga taong inaapi. Madali lang rito. Sabihin yan, madali lang sabihin yan, pero mayroon pa yung proseso. No sir. What the fuck? Ang tawag dyan, demokrasya. Ito problema sa kanya, sa tao na to, no? Sa gustuhan niyang magmukhang bida, kasi meron namang pinupunto si Tulfo dito na dapat magtama naman yun, maging magandang ehemplo tayo sa mga mamamayan natin, mga kababayan natin. Kaya lang, ang problema niya, pag ipapasok niya na yung gusto niya mangyari, doon na sablay. Diba? Ang alin, gusto niya yung proseso niya yung masunod. Eh, hindi nga pwede yun. Diba? Biruin mo, chief of police na ginanyan nyo. May proseso nga eh. Hindi naman basta-basta ganun yung pag sinabi mo, gusto, gawin na agad. Yan ang problema dito sa taon to eh. Magustuhan eh. So ano ibig sabihin nun? Kapag ang tao o ang bata, kapag magustuhan, anong tawag sa kanya? What the fuck? Kay sumagot. Di ba nga sabi nga nila, pagka itong bata na to o itong tao na to, magustuhan, masunod, anong tawag? Halak ka. Anong tawag? Okay na lang sumagot. Tuloy natin. If you want to, look at me. Look at me.
Subukan mo ako. Tingnan natin, makukuha ko tong bata. Ikaw hindi mo kayang kunin. Chief of Police ka ako, hindi. Civilian ako, pero kaya kunin. You can do it. Then in that case, you're not supposed to be a chief of police. I'm very sorry, sir. You don't deserve to be called a chief of police for me. I'm so sorry, Colonel. Sa kanya yun, ha? Sa kanya yun. Nakakalungkot lang, no? Na parang siya sundalo yung sinabi ko. Sa dami ng pinagdaanan ng mga yan bago maging sundalo at police, gaganunin ka lang sa isang iglap lang nitong tao na to. Wala kang karapatan maging chief of police. Duwag ka. Waayos eh, no? Oo. Oh. Tawagan yung income krami. Biglang tawag. Sabi nung chief of police, oh, do it! Sige, gawin mo! Do it! Biglang. O, oh, tawagan nyo nga yung income krami, chief of police. Biroin mo yan, ha? Nakikisuyo ka lang, nakiki-update ka lang, nakikibalita ka lang, inaway mo pa yung PNP chief. Gusto mo pang utusan. Halak ka. Sasakyan ko pa tsaka sasangayunan ko pa siya. Kung may mali yung PNP chief, babanatan ko pa yan. Eh, kitang-kita dito, magustuhan mo eh. I can do it, tapos tawag sa Camp Karami. What the? What the fuck? Ito naman si ano. Dahil natin, oh. Sorry, Colonel, ha? Sorry. Ah, nag-sorry. At least nag-sorry. Halak ka. Hindi, at least nag-sorry. Meron po tayong proseso. Oh, may proseso. Ano sabi ni Idol? I know the process, sir. But, sir, you can cut... Pwede ko bang i-drop yung tao ko para ano, i-personal nilang buhay yan? Sir, naman, I know personal buhay, pero, pero, sir, he committed a crime. There was a crime committed. Kahit pa may committed a crime yan o wala, may proseso nga. Eh, ano ba? Ang kulit naman ito na Rapi Tulfo. Kasi tinan mo, ayan na naman tayo. Personal na yun, ha? Gusto niya na namang i-ano eh, ibuksan na naman sa taong bayan eh. Gusto niya na namang ipa-trending na naman yung buhay ba ng personal. Eh, mismong PNP chief na nagsabi, eh, personal po yan. Diba, meron tayong proseso. Dadan tayo sa proseso. Huwag kang magmandali dyan. Oh. Then, sir, kung meron tayong proseso, Mr. Tulfo. A crime was committed. Then you are responsible to your man. Wala pang may file na kaso. Sir, it doesn't matter. Sir, I'll give you an example. Halimbawa, ako po, yung tao ko, kasamaan ko sa RTIA, may ginawang kalukuha. Ayun. Tingnan niyo yung pag-iisip niya doon, ha. Pinagkumpara niya yung RTIA sa proseso ng PNP. No? Sa inyo, ang meron sa inyo, kung may nagawang hindi maganda, rules niyo yun, as a company, or sabihin na natin kumpanya kayo, RTIA, pag halimbawa, empleyado nyo si GB at palaging late dyan, o may laging ginagawang hindi sumasagot sa'yo na hindi maganda, pwede mong isuspend na agad dyan, pwede mong gawin, pero may proseso pa rin. Ibang-iba, yung PNP na talagang yan, hindi pwedeng basta lang magmekos-mekos dyan. Kailangan sundin ang alin, proseso. Pinagkumpara niya pa talaga, lakas pa ng loob magkumpara eh, no? Sir, cut the proseso. Yun lang. Halap ka. O ngayon, pag naging presidente yan, yari kayo, cut the process. Kung halimbawa, yung West Philippine Sea ang issue natin, hindi, kailangan po natin daanin sa diplomat channeling ganyan. Hindi po tayo pwede magpad... No! Cut the proseso! Punyeta! Sabihin pa doon sa ano niya, sa DND niya, sir, sir, wag naman, ma'am, sir, sir, wag. Halak ka. Kaganoon ba yan? Di ba? Oh. Gusto mo? Charot. Gusto mo? Hindi po. That's the reason some people come to me because I deliver results. Assumption mo yan. Assumption mo yan. May proseso no, tayo. May no. Assumption. I'm not assuming here. Ako po, marami ako napatunay. Ikaw, anong napatunay mo sa Las Piñas? Have you done anything in your life? Come on. Nagyabang na eh, no? Ay, dyan na si Boss Mike. Yuhuu! Sa mga hindi pa rin nakaka-subscribe dito ay Mark Cervera, i-subscribe nyo dito kung ayaw nyo masaktan. Isa pa yan, hawak din yan pamilya nyo. Isang tawag lang yan. Charot. Halak ka. Paki-subscribe ha, si Boss Mike Cervera. Huwag nyo kakalimutan. Tuloy natin. Ganito po, Senator. Kasi project po namin yan na... Nakakalabas din naman po ako, nakikita ko naman po yun. No.
Okay. Oh, no, you mean nung mangyari yung aksidente, were you there? Yung mga picture, yun ang pinag... Unti-unti na nagagalit yan. Kaya nga sir, yung picture na yun after the accident, nung malaman po nung contractor na ibanggit sa kanya tungkol accident, inayos na nila yung dapat ayusin. Tingin ko po, Senator, hindi naman picture ng contractor yung binigay po na yun eh. Yun po yung doon na nakatouch doon sa complaint eh. Natin, interpretation doon sa ano, wala naman po kami mayaano talaga doon. Yun po yung mga nagiging... Sir, kung ako... Kung siya na naman... Kayo po'y humihirit talaga, naniniwala. Sir, sige po, magpapatawag po ako ng hearing, pati ikaw, isasama ko po sa resource person, patatawag ko doon pati Secretary Bonoan. Would you like? Hindi naman na po siguro dapat ano, dahil kasi nakikita... Hindi nga sa nagmamatigas ka eh, gusto mo? Gusto mo magpapahiling ako, tawagin ko si Bonoan, pati ikaw, gusto mo? Win mo. Kulang, ulitin ko ah. Hindi sir eh, nagmamatigas ka eh, gusto mo? Gusto mo ipapatawag si Secretary Bonoan? Gusto mo? Gusto mo ipapatawag si Senado sa lahat ng mga ano? Gusto mo? Pati mga espiritista, pati mga latero? Gusto mo? Pati mga tobero? Gusto mo? What the fuck? Kulang yung cut neto, Rick Lear. Halap ka. Charot. Oh. Ganyan ang gusto kong gawin mo. Oh. At kapag hindi nagawa, lagot ka. Patay. Senado, ang hantong mo. Oo. Actually, marami na ang nagbanta ng suicide. Nag-suicide dahil di umano sa RTIA. It's really bad news. When I say bad news, it's bad news. Nakakalungkot na balita. Dahil si Adora po, yung nireklamo ni Mr. RJ Russell, nagpakamatay po kanina madaling araw, 4 a.m. Remember nung in-on-air po namin yung kaso, she doesn't want to talk to us at nagbanta siya na magpapakamatay ng 4 p.m. right after the show. Well, hindi natuloy yun yung 4 p.m. dahil tulog siya. Tinuloy niya 4 a.m. kanina. Now, ito pong balita inatanggap namin. Pakipatay nga yung mga ano nyo. Tapas nga muna kayo. Natanggap po namin yung balita mula sa barangay chairman ng Kabala Union, barangay Sorbitillo. Tatawag tayo for confirmation kung talaga ano ba ang nangyari, paano nangyari. Nasa telepono si Chairman Melito Sordilla, barangay Sorbitillo, Kabala Union. Chairman Sordilla, magandang hapon po sir, Chairman. Chairman? Pagpasensyaan nyo na lang audio, nirecord lang to kasi parang alam ko deleted na yata to eh. Oh. Okay. Chairman, kayo po ang nagbalita sa amin na himawin po si Adora Ramos, nagpakamatay. Okay. Okay. Sir Rogen. Yes, po. Umanda ka. Kumuha ka ng abogado mo. At ikaw ay kakasuhan ni Mama, tutulungan namin, okay? No, kung hindi na po kailangan po, magpakamatay po. Ah, wag naman. Hindi po, bye na po. Ma'am, Jesse, tawagan niyo si Sir Rogen. Opo. Pinasa bigla eh, no? Eto, tama dito, tamang-tama na wala nang mas tatama pa yung sinabi dito ni Attorney Claire. Nakarinig siya nang sabing magpapakamatay. At etong babae, si Ma'am Jess, tama ba? Pinasa niya na para tawagan yung lalaki para mapigilan ang pagpapakamatay. Manong halimbawang magpapunta ka ng alin? Ng reporter mo. O kaya kumunta ka sa barangay, sa pulis, na para puntahan na yung mama at maiwasan na ang alin pagpapakamatay. Kaso anong ginawa mo dyan? Sino pinakausap niya? Yung pa rin nagreklamo. Eh, natulpo na nga eh. Sa tingin mo kaya sasagutin pa yan? Kahihiyan na nga yun eh. Okay, mag-usap na lang siguro muna kayo. Oh, mag-usap na lang siguro muna kayo. Biglang binawi, biglang, eh, kayo na bahala dyan. Magpapakamatay pala yan, kayo na bahala dyan. Kausapin mo muna yan. Ang galing ah. Pero ang tapang-tapang niya, makukulong ka. Dinamanda ka namin, sigurado makukulong ka. Ah, wag na po. O bakit naman? Magpapakamatay na lang po ako. O patay. O.
bigla na lang itinulak dun sa babae ang pakikipag-usap. Oh. Doon sa nilireklamo na binabalak magpakay. Di man lang niya inisip na papuntahan sa kanyang staff. Oh. Hindi nga, Attorney Claire, ako, nung yung mga ganyan nangyayari nung sa programa niya, ang naiisip ko, total, magaling ka magtatawag, di ba? Tawagan si barangay captain, papuntahan sa tanod. Kung hindi makaya, hanapin, pahanap sa pulis para, alin, maiwasan yung pagpakamatay. O kung halimbawa, bata-bata, DSWD, para ano, para mapigilan yung ganyang klaseng pangyayari. Ang dami na nangyaring mga nagpapakamatay, hindi pa sila nadadala dyan. Ganun pa rin nila takutin. Ganun pa rin nila husgahan. Diba? Oh, gusto mo? O kaya mismo siya ang pumunta para maipakita yung kanyang concern. Oh. Sa ngayon, ilang general at uniformed men ang tumatawag ng atensyon ni Sen. Rafi Tulfo. Tinatawag ang atensyon mo dahil daw sa iyong pambabastos at di mga taong pagtrato sa mga military personnel at civilians. Oh. Hindi ba na po nakanangarin ni Senator Bato? Pero nag-walk out ka. Mm. Ayan na naman, oh. Ayan na naman, Mr. Che. Palagi na dudos, magsiserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay nagki-casing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation. Hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Isa ka pa. Grabe, no? Grabe, no? Senator, senator pa lang yan, ha? Senator pa lang. Sa programa niya nga, yung mga PNP chief, eh, o yung chief na mga chief of police, ginaganong-ganon lang, eh. No? Ang tigas, eh, no? Nakakatakot yan. Hindi, sa totoo, nakakatakot yan. Sandali, hindi. I'm not talking. Alam mo yun, di ba? Kagaya before, na si dating Presidente Duterte, pag nagsalita, nagmura, eh, may takot ka, pero hindi yung, alam mo yun, ewan ko. Ay, hindi, ngayon, wala na akong pakialam dyan sa mga Duterte na yan. Pwe. Thank you, sir. Kaya na po. You see, sinabi niya, they were serving the warrant, which means they have the warrant in possession. Because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Ako, hindi ko to na-topic o na-content yata eh. Yung walkout na content ko. Pero eto ah, kung ako tatanungin nyo, may mga ganun kasing police talaga. May mga, sila yung po-front, kahit hindi pa nila hawak yung warrant. Sila yung tumitingin-tingin, nagki-casing, tinitignan kung nandyan. Eh kung halimbawa nagki-casing at nakita na nila, pwede na nilang anuin yun, idakmain, and then papasok na yung may dala ng warrant. Nagkakaganon eh, depende sa sitwasyon yun eh. Maniwala kayo sa akin o hindi. Kasi ang gusto mangyari ni Tulfo, kailangan hawak na kung sino yung nasa unan, yun na agad. Eh kung halimbawang kayo ay surveillance pa lang on the spot, tinitingnan-tingnan nyo, may mga dumadaan, may nagpapanggap na bumibili kunyari sa tindahan, di ba? Ano yung gusto nyo, hawak mo na yung warrant o pares? Di kung halimbawa nasa tapat mo na pala yung huhulihin mo, oh, warrant yan ha, para kanino yun, akin yan, naku, takbo. Diba? Oh, Addictus Rex, hello, dala naman ni Idol, ipapakita ang verified niya. yes, dapat. Kaya nga, diba, simple yes. English, they were serving the warrant, so merong hawak sila. So saan, saan ang warrant nyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? Meron nga. Dala ng warrant office at... Riri, and maraming salamat, ah, wait lang ha. So, your honor, ako po yung sinasabi lang hindi may tsala, pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sa sinong warrant officer niyo the time? Police Corporal Joel Dicen po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warrant the time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsaserve po kami ng warrant o pares. Kaya nga, paano kayo magsaserve kung walang warrant? So dala-dala yung warrant? Dala po namin, Your Honor. Bakit sabi mo nung walang warrant? Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali, paano mo sinabi na walang warrant? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakita ko na parang itong mga police pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Kawawa si Bato pero wala din eh. Tumiklop eh. Dahil patuloy tayo, tuloy. At dahil sa pag-walk out mo na to, nagtampo ka. Si Senator Bato pa ang humingi ng paumanhin. Itong mga general at uniformed men, sa kanilang panawagan, a call for respect and honor, condemning Rafi Tulfo's unacceptable treatment of citizens and men in uniform.
tinuliksa rito ang mga aksyong ginagawa ni Senator Raffy Tulfo. Mm. Binigay nilang halimbawa. Ito ang nangyari sa kanilang kabaro, isang dedicated soldier na habang nasa isang critical na kalagayan, habang nakikipaglaban, ay iyong tinawagan. At di mo alintana kung ano ba ang maaaring nararamdaman ng sundalo na nakikipagdigma. Kasi kagabi wala ako na iparinig na audio, no? Ngayon meron na dito. Biruin nyo mga kaeksena, napakalinaw dito na itong si Tulfo, hindi niya maintindihan bukod sa alam niya nang ang sundalo at nasa misyon yung mama, eh sige pa rin siya sa kakakuda. Kaya mababalikan natin dito yung ex nung babae, nung lalaki. Kasalanan nyo talaga. Diba? Yung pagkamatay nung mama, kahit sabihin nyo pang tinakasan ka niya, kahit buntis ka pa, hindi ka pinanagutan, kaya namatay, kasalanan nyo sa totoong buhay. I can say this with a pax. Anong pax? Hindi pa ba sapat na nakita nyo na nasa misyon, narinig nyo, nalaman nyo na nasa misyon. Ngayon, sabihin na natin na pagkasabi ng duwag, dahil sa na-stress yung mama at narinig, sinabihan na kong duwag, imbis na sabi nung mask man na kabady niya na dapat yun ang mag-aalin, return fire o mag-backfire para sila maka-atras, siya na yung nagpresinta. Malamang sa malamang, iniisip niya, sabihin nila, duwag ako, tatakbo ko. Kaya siya na yung nagkusa para pumalit doon. Oh, dahil sa sinabi mo na yun, siya ngayon yung namatay. Eh, hindi ko sinasabing dapat mamatay yung isa. Kumbaga, isa sa faktor at dahilan yung ginawa ni Tulfong pagtawag ng duwag, kaya namatay. Oh, aminin nyo man o hindi, that's the facts. Oh, tuloy natin. Pero rinais mong kausapin dahil sa isang nagreklamong ex-girlfriend. Oh, eh kasi nga, eh, kailangan niyang masagot. Kailangan niyang sagutin siya. Kung hindi, wala siyang content nun. Wala yung programa nila. Eh, naka-schedule na yun. Sundalo yung tatawagan nyo. Trending yan. Oh. Na hindi daw niya pinakasalan. Oh. Magalang na humingi sa'yo ng excuse. Ang nasabing sundalo. Pero bago mo pakawalan, ipinahiya mo pa sa publiko. Ang pambabastos na ito di umano ni Senator Raffy Tulfo sa mga nireklamo sa kanyang programa ay pinagkakakitaan pa. Yun lang. Lumalabas na pag mas matinding pambabastos o panlalait sa mga nireklamo o sa mga kausap, mas maraming views. Natutuwang subscribers. Views. At mas maraming views. Oh. In short, mukhang pinagkakakitaan pa ang pambabastos na ginagawa sa mga nirereklamo. Oh. Dito kasi sa issue na ito, ni Private First Class Raymond Canlog, pinanghimasukan pa ito ng RTIA kahit na napaka-personal na ng issue sa dalawang magkarelasyon. Correct. Lumalabas kasi dito na yung babae ay pumunta at nagreklamo sa RTIA kay Mr. Raffy Tulfo dahil nga daw hindi siya pinakasalan. Pero alam kaya ni Senator Raffy Tulfo na hindi mo pwedeng pilitin na magpakasal ang isang tao. Mm-mm. Sa breach of promise to marry nga, hindi mo pa rin kayang pilitin. Oo. Napakasal siya. Kaya nga meron sinasabi na hanggat maaari magsalita na kayo o tumanggi o umatras sa mga desidido na kayo dahil wala nang atrasan to. Pag once na nakasal na kayo, kasal na kayo. Yun ang sabi. Diba? Kaya binibigyan ng chance hanggang sa huling pagkakataon magsalita na, umamin na, or kung gusto nyo pang ituloy. Tapos galit na galit si Tulfo kasi nga hindi daw tinuloy ng lalaki. Kung saan nagreklamo? Maaaring danyos lamang, civil case lamang ang pwedeng isang pa. Kung may mga nagastos na dahil sa pag-prepare ng kasal. Pero anong ginawa dito? Tinawag mong duwag? Oh. Sinabi na nung sundalo na nasa isang critical silang kondisyon at sitwasyon. Dahil nga nakikipagdigma sila. Mm. Nasa bakbakan sila. Mm. Pero patuloy mo pa rin nais kausapin. Pero nung humingi na talaga ng excuse at hindi nakakayaning makipag-usap sa iyo at babalikan ka na lamang, mm-mm, anong sinabi? Duwag. Na parang mama's boy ang dating nitong sundalong ito. Si Private First Class Raymond Canlog. PFC Canlog, magandang umaga po, sir. Sir, magandang umaga po, sir. Pwede mamaya na lang, sir, kasi
nandito po ako sa Tamba. Sa Sumba? Mamaya po kayo magsumba sir kasi mas importante ito dahil kayo po ay pwedeng makasuhan. Sumba daw? Loko-loko eh, no? Ginawa niya pambiro yung sinabi ng sundalo. Mamaya na po kayo magsumba. Wawa, ayos ka talaga, Rapi. Lupit mo talaga. You're the man. You're the one and only man. Halap ka. Di ba talaga naman? Sumba daw sabi. Na parang mama's boy ang dating nitong sundalong ito. Si Private First Class Raymond Canlog. PFC Canlog, magandang umaga po, sir. Sir, magandang umaga po, sir. Pwede mamaya na lang, sir, kasi nandito po ako sa Tamba. Sir, sumba? Opo. Mamaya na po kayo magsumba, sir, kasi mas importante ito dahil kayo po ay pwede makasuhan at pwede pong maisumbong sa inyo pong unit dahil sa pinagagawa ninyo dito kay Ma'am Desiree na niloko niyo po siya. Bakit kayo sa ulo pa sa lumatras sa kasal? Opo. Nung malaman niyo po na buntis, bakit bigla kayong umatras? Sir, wala man siyang pinakita na sabi na buntis, sir. Okay. Binanggit sa November 18, nabuntis, sabi mo okay lang yan, magpahinga ka, huwag ka mag-stress. And then November 19, kinabukasan, yung mama mo, tumawag na sa, dito kay Love Desiree at pinagmumura sila, yung kanyang parents. Hindi ano pinatotoo, sir. Hindi pinatotoo, sir. Hindi yan tumawag dyan, sir. Yan yung buwan. O, sige, sige, sabihin natin, hindi tutulat. Pero bakit ka umata sa kasal? Anong reason? Sir, yung ano, sir, mag-file sana ako, sir. Kaso yung ano, sir, hindi pa kami kasal, sir. Gusto niya na kumingin ito. Tapos yung... Hindi, sir, pakisagot lang, sir, bakit umatas ka sa kasal? Ba't ayaw mo nang ituloy yung kasal? Anong reason? Hindi ba kaintindihan namin, sir? Hindi kayo magkaintindihan? Ano hindi magkaintindihan, sir? Ano hindi niyo naintindihan kay Ma'am Desiree? Hello? Ano pong hindi niyo naintindihan sa inyong relasyon, dalawa? Ano hindi nakakaintindi doon or mahirap intindihin? Na naka-schedule ng kasal ninyo, January 28, 2020, at buntis na itong si Desiree. Ano hindi na, ano pati doon na hindi niyo po naintindihan? May naririnig kayong parang putok ng baril. Kaya ako pumipikit, pinapakinggan kong mabuti. Bago yung putok ng baril, may naririnig akong parang naglalagay ng bala. Ito, ulitin ko lang pakinggan nyo mabuti yung background video o background audio. Pakinggan nyo mabuti. Ulitin ko pakinggan nyo mabuti kasi may naririnig akong parang dalawa o tatlong parang putok ng baril. Pero bago yun yung parang may naglalagay ng bala sa magazine. Pakinggan nyo Sir, yung ano sir, ayon sana ako, sir. Kaso yung ano sir, hindi pa kami kasal, sir. Gusto niya na kumingin ito. Kaya tapos yung... Hindi, sir. Pakisagot lang, sir. Bakit umatras ka sa kasal? Ba't ayaw mo nang ituloy yung kasal? Anong reason? Hindi ba kaintindihan namin, sir? Hindi kayo magkaintindihan? Ano hindi magkaintindihan, sir? Anong hindi niyo naintindihan kay Ma'am Desiree? Hello? Ano pong hindi niyo naintindihan sa inyong relasyon, dalawa? Anong hindi nakakaintindi doon or mahirap intindihin? Na naka-schedule ng kasal ninyo, January 28, 2020 at buntis na itong si Desiree. Ano hindi ano pati doon na hindi niyo po naiintindihan? Ito po sir, para maintindihan mo. Pwede po kayo makasuhan dito. Kukonsulta kami mga abogado kung anong narapat na kaso sa inyo na kayo po ay naka-schedule ng kasal, namanhika na itong kayo sa peres niya at buntis itong si Desiree at bigla kang umatras, napaya siya, nagkakaroon ng psychological, emotional trauma ng di oras itong si Ma'am Desiree. Alamin namin kung ano pwede may kaso sa criminal at saka admin. Di ba? May narinig kayo para naglalagay ng nagre-reload, no? Nagre-reload kung hindi man yung ano eh. Basta hindi ko alam kung anong tawag na baril, pero nang halatang may nagre-reload tapos may pumutok sa katabi niya, may kaputukan ano, 'di ba? May pumuputok dalawa eh. 'Di ba? Alam mo 'yan? Yung totoo niyan, wala po siyang binakita na buntis, sir. Ma'am Desiree, kausapin niyo po siya. Hello. Paano ko makikita? Di ba, nag-promise ka sa akin na pupunta ka dito December. Sabi ko, samaan mo ako magpa-check para makita mo. Tapos, anong ginawa mo sa akin? Pinahintay mo ako. Nag-1 ka, nag-break ka. Ilang break mo? 10 days. 10 days ka. Anong ginawa mo? Nakikita ko sa mga bus mo. Pasyal ka dito, pasyal doon. Ako lang dito. Stress na stress. Tapos, kaya yun, napunan ako dahil sa'yo. Kahit magtramdam ka lang din sana. Wala. Tapos, ganun sa'yo na sabihin mo na sinungaling ako. Ano tingin mo sa akin sinungaling? Ginawa ko naman lahat sa'yo. Di ba, alam mo yan? Kahit ano pang pagbumura ng pahunang mo, tinanggap ko. Tapos ganyan sabihin mo, ako pa yung sinungaling ngayon. PFC? PFC? Alam nyo, no? Itong gantong programa na to, yung moment na yan, nung nalaman nila na nasa lugar na delikado o nasa combat, nasa ano yung sundalo, dapat dun pa lang, konting konsiderasyon na lang, sundalo yan eh. Kasagsagan yan 2019, kasagsagan yan ng alin, o 2020. Nang alin, NPA na pakikipagbakbakan, di ba dapat yun na lang kung may utak ka,
sundalo to, bayani tong sundalo natin, nasa gitna ng ano, tatawagan natin ang dahil lang dito sa istorya ng ano. Mas inuna nyo talaga yung istorya nyo kesa yung kaligtasan ng sundalo, di ba? Oh, Robrat, PFC Raymond Canlog, salamat, RIP. Maraming salamat ha. Robrat, mamaya ko na isasaya, wait lang. Sige, sir. Pakisagot nga po, sir, yung mga sinabi po ni Ma'am Desiree. Ang totoo niyan, sir, hindi siya, sabi sana, kundi sabi ko, magpatingin para ma-prove na po, sir, talaga, sir, niya, kung sabi na hindi ko sa'yo tanagutan, sir, sabi ko. Okay, so bakit yung kasal, sir, bakit yung kasal ang nandeside yung parents mo at hindi ikaw? Yeah, ako talaga nag-decision. Sir, okay, ikaw nag-decision. Bakit nag-decision ka na ayaw mo na? Sige nga, sabi mong reason, ba't umayaw ka? Eh, araw-araw, alas gabi-gabi kami nag-aaway, sir. Kasi gusto niya, i-force niya ako na magpakasalan ko. So sabi ko, maghintay ka, pakasalan kita, sabi ko sa kanya. So siya, pinapos niya ako, alin tayo mawala, wala pa kung ano, sabi ko sa kanya. Sandali lang, Miss Desiree. So, araw-araw daw kayo nag-aaway kasi pinapos mo siyang magpakasal siya sa'yo? Hindi po totoo yun, sir, Rafi. Kasi nga po, nung August 14 po, nung nag-mamahigan sila dito, kasi nga po, sabi niya sa akin, 2018 po sila namamahigan. Hinintay nga po yung 2020. Ito po sasabihin sa akin na pinupush ko siya na magpakasal kaming dalawa. Isa lang ulit po nagsabi, imbis na ako yung babae na magdesisyon sa kasal namin. Eh, bakit siya 2020? Sinunod yung magulang niya 2020, sir, Rafi. Kaya din po kami nag-aaway araw-araw, gabi-gabi, dahil sa inom niya po, hindi po siya mapigilan. Na-hospital nga po yan, dahil lang sa inom niya ako nagbabantay, kahit stress na stress ako sa kanya. Tapos ganyan sasabihin, pinupush ko siya sa kasal, sa kanang mukha. Okay. Sir, PFC, sir, yes. PFC, naintindihan niyo pa yung ibig sabihin ng psychological at emotional stress? Apo, apo, sir. Ang resulta niyan is kapag yan po ikinaso sa inyo dahil doon sa dinaranas ng ni Desiree na kagagawan mo, pwede ka makulong, sir. At sisiguraduhin namin makulong ka, pero dapat tanggalin ka muna namin sa serbisyo. Alam mo, sir, ito, ako muna magsalita, makinig ka. Duwag ka, sir. Nakakatakot ka, baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo, halimbawa may bakbakan na, nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka, karipas na takbo, iwan mo yung boots mo, takbo ka. Kawawa na may makasama mo, iiwan mo. Dahil... Yan. Yan ang pwede nating masabi talaga. Yang ganyang salita. Kahit ako, mapapaisip ako eh. Sinabihan ako ni Tulpong duwag ako ha. Tapos ang body ko, si Perfect Dipik, siya dapat yung magiging parang magbabackshoot o kung anong tawag doon o magre-retaliate habang bumaback up at lumalayo na yung iba o maatras. Pero dahil ako yung sinabihan duwag, Perfect Dipik, wag na. Papakita ko sa kanila na hindi ako duwag. Sige na, ako na ang bahala dito. Makaligtas na kayong lahat. Isibubuwis ko ang buhay ko para dyan sa sinabi ni Rapi Tulpo. Gets nyo? Diba? Oh, may paiyak-iyak pa yung babae na dito daw niya kasalanan. Kasalanan mo, nagpatulpo ka pa eh. Oh. Duwag ka. Oh, duwag siguro ka, habang nagbabarilan, tatakbo ka. Sabay siguro, sigaw mo. Mama, nandito ng kalaban, tulog. Binaril nga ng grenade launcher na tinatawag eh, lumalaban pa rin eh. Oh, sasabihin mo dyan, mama ka dyan, baka ikaw. Mama! Hindi nga, oh. Kung hindi kaya, nakatalok bungkat, nagdadasal, tapos tinatawag mo mama mo. May ginagawa ko lang biro yan, pero hindi ka bakit maging sundalo sa nakatakot ka. Oh. Ito ipaparating ko sa Philippine Army, para malaman ng Philippine Army, yung pagkatao mo. And then idadaan ka ulit sa isang psychological... Ngayon, ikaw nang nalalaman ng ng Philippine Army. Test. Neuro test kung ikaw ba'y karapat-dapat maging sundalo. Hindi sir, para sa akin assessment ko, pagdating ko sa enkwentro, iwan mo yung makasama mo dahil duwag ka. Nulit-ulit niya talaga, no? Akala ko isang beses lang. Marami parang beses niya sinabi yan. Ang decision para sa'yo is yung nanay tatay mo. See? Another 3 to 6 years din kapag na-convict. So more or less, we're looking at hindi bababa sa 10 years na pagkakulong, sir. Ano po reaction niyo, PFC? At this time, sir, gamitin mo na lahat ng connection mo. Loko. Lahat ng connection na meron ka, hindi ubra. Kapag... Loko. Wala naman sinasabi yung lalaki, yung sundalo ng connection. Ikaw lang nag-open yan. Pinagyayabang niya pa talaga, hindi ka mananalo sa akin. Bakit may sinabi ba yung sundalo? Wala naman ah. Kami pumasok sa eksena. Trust me. Okay, sir? Hello, sir Rafi. Nagabihaya ko, sir Rafi. Pwede mamaya na, sir Rafi. May paliwanag ko lang mamaya. Sige, paliwanag mo mamaya. Kasi critical yung pabalikan namin. Ano pa? Critical po yung area na pabalikan namin. Critical yung area namin. Anong sabi ni Tulpo? Ano po? Critical. Pwede mamaya na lang. Ako, critical yung mga kasama mo. Baka mamaya merong kalaban dyan. Tatakbo ka. Sige, salamat sa... Narinig nyo, no? Kapal ng mukha, eh, no? What the fuck? What the fuck? Critical, tapos sabi niya, oh sige, critical dyan, ako, ingat ka, yung mga kasamaan dyan, critical dyan, sa'yo, mamaya, tatakbo ka. Palakpakan naman natin si senador na to, ang galing. Ngayon mo sabihin, Idol, nagbuwis ng buhay yung duwag na sundalo. Malamang, no comment yan.
sinabi ito sa publiko nationwide sa kanyang programa. So kahit na magalang na humingi ng excuse itong si Canlog, nilait-lait pa talaga ni Senator Rafi Tulfo bago niya bitawan. Trust me. Siyempre, kapag nadinig ito ng mga viewers, magba-viral. Kahit di man sabihin, may psychological effect ang ginawang ito ni Senator Rafi Tulfo sa sundalo na nakikipagbakbakan ng mga panahon na iyon. Anong nangyari dito sa sundalong ito? Colonel Zagala, magandang hapon po, sir. Rafi, magandang hapon. Okay, nakarating po sa amin itong malungkot na balita tungkol po kay PFC Raymond Canlog. Ito po, inireklamo sa amin a couple of weeks ago. Ano bang nangyari sa kanya? Yes, Rafi. Kahapon, no? Noong July 29, about 5:20 ng umaga, itong unit ni itong 57th Infantry Battalion nag-operate, no? Nagkaroon sila ng encounter. Sabi ni Alvin Badoy, grabe yan direct ngayon, comment dapat si Idol niyan, mag-sorry siya. In your dreams. Kayo na sumagot kung magso-sorry yan. Sko. Tagal na, ilang taon na yan ganyan, di nagso-sorry yan. Counter, dito sa Barangay Penditen, dato sa Libo, Maguindanao, no? Okay. At ito nga, nag-resort sa pagkamatay na. Pero inyo nga, tumagal na ng ilang taon, di ba? Wala lang sa kanya. Ngayon pa ba? Na dalawa nating sundalo, no? Ang isa doon si PMC Raymond C. Canlog. Okay. So, dalawa po miyembro ng Philippine Army ang nasawi sa ambush po itong nangyari, Colonel. Ang nasa report po natin is encounter, no? Encounter. Habang nasa duty, namatay habang nakikipaglaban, sundalo na handang ilaan ang buhay pero tinawag mong duwag. Maliban dito, mayroon na rin nagmatay. Isang babae na nireklamo sa RTIA. Si Adora. Mayroon ding isang nagtangka mag-suicide. Nireklamo sa kanya. Pinagbantaan niya na sasampa ng kaso. Anong sabi ng lalaki? Huwag na lang. Magpapakamatay na siya. Pero ito ba mga sitwasyon na ito ay nagsilbing aral ba kay Senator Rafi Tulfo? Hindi. Tumigil ba siya? Hindi rin. Sa kanyang mga salitang nakakapanliit. Hindi po, Atty. Kilid. Dala-dala nga hanggang Senado eh. Nakakadurog ng integridad. Kayo po ang humusga. Mas lumala ba nung siya ay naging senador? Sagot kayo. Tanong ni Atty. Kilid. Tanong ko na rin. Mas lumala ba siya ngayon senador na siya? O hindi? Oo, hindi. Ang titulong senador ba ay nagbigay pa yata ng lisensya? Totoo. Nalaitin pati ang mga taong gobyerno sa mga miyembro ng kapulisan at sa lahat ng maaaring masalang na resource persons during Senate hearing. Wala na mabuti sa mata ni Senator Rafi Tulfo. Lahat na makikita natin at madinig natin sa kanya ay puro anomalya. Ang lahat ba ng mga tinatanong niya during the Senate hearing ay may nagagawa kaya siyang batas? Hindi, tama nga naman ano. Simulan natin mga kaeksena ulit, no? Mag-throwback tayo kahit sa mga Senate hearing. Ano ba yung magandang nasasabi niya? Ano ba yung magandang nagagawa niya? Eh halos lahat talagang may makikita tayong kapalpakan eh. What the fuck? Hindi natin alam kung nananadyaba talaga to. Hindi ko iisipin nyo, no? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, na merong pagdinig dyan o mayroon silang ano sa Senado, hearing dyan, may ginagawa. Pag bumibitaw ng mga linyada si Tulfo, pagtatanong, hindi pwedeng walang ano eh, sabit, laging sabit. Parang wala na ako nakita, narinig na ano. Gusto ko namang purihin to si Tulfo kahit isang beses naman. Diba? Lahat ng kanyang sinasabi, hindi pwedeng wala tayong makikita kasi puro mali eh. Yung magnakarta, sumablay pa. Yun na nga lang ang panlaban niya, sumablay pa. Halak ka. Nak ng kubeta oh. O kailangan lang yung isiwalat ang ibang mga anomalyang ibinubulong sa kanya para mag-viral. Yun. Marami siyang anomalyang ipinupukol sa mga resource persons. Pero meron ba siyang naisasampang kaso?
patungkol dito? Wala. Smugglers. Doctors na nambubuli. Doctors na nakikinabang sa sponsorship ng mga pharmaceutical companies. Ano pa? Yung sa LTO. Yung sa PCSO daw. Ano pa? Marami na siyang ibinato. May nasampa bang kaso? Samantalang, marami daw siyang ebidensya. Hawak niya. So sa mata ni Senator Rafi Tulfo, karamihan sa resource persons ay tinatawag niyang INUTIL. Inutil. Isto. Pid. Ob-ob. Tiwali. Ang problema kasi ngayon sa nakikita natin, pinagsasabay niya kasi ang pagiging host ng RTIA at ang pagiging senador. Yung issue sa RTIA, dinadala niya sa Senado. World, ano to eh, world record at saka history ng Pilipinas na may senador na ganyan. Na alin? Bukod sa grandstanding, may dalawang alin? May dalawang trabaho. Nagkakating pa sa Senado. Di niya na siguro malaman kung kailan magtitimpi at kailan sasabog. Kasi sa RTIA, kadalasan ay sumasabog siya sa galit. Oo. Oh. Nadadala niya tuloy sa Senado dahil lumalabas na napag-iisa na lamang niya ang RTIA at ang Senado. Correct. Ipinangako mo noon na 200% ang ibubuhos mong oras kapag ikaw ay naiboto bilang senador. 200, eh, nag-cutting nga, Attorney Clear. Pero noong April 2 and April 3, 2024, hindi 200% ang binigay mong oras para sa iyong pagiging senador. Kapal na mukha eh, no? Halak ka. Dahil matapos ka magtanong ng iyong mga katanungan, lumipat ka kaagad sa iyong programa. Halak sariling ka. Programa sa RTIA. Hindi ba dapat? Wait lang, ano ba ngayon? May ano ba ngayon? May holiday ba ngayon? Tanong ko lang ha, hindi kasi ako sarili sa mga holiday. Pagka talaga ang tao mahilig sa trabaho yan, hindi na ipapansin kung holiday. Charot. Anong-anong meron ngayon? Kasi kanina nandun siya eh, sa programa niya ngayon. Eh kung holiday, okay lang. Pero kaya lang, kung ako, senador ako, mas magpo-focus ako bilang senador, mag-aaral ako ng batas. Para pag natapos akong senador at babalik siya pagiging host niya, may alam siya sa mga batas, hindi na siya magka-cut the process. Oh. 'Di ba? Anong meron kanina? Ay, ano meron ngayon? Holiday ba? Kasi nandun siya ngayon sa ano eh. Oo, nandun siya Lunes na Lunes, nandun. Ano bang meron? Oh. Kapag ikaw ay wala sa hearing, inilalaan mo ang oras mo sa pag-aaral? Eh bakit nandun na siya sa RTIA? Meron siyang ano kanina? Oh. At pagbabalangkas ng batas, hindi yang napapabayaan na lamang siguro ang paggagawa ng bill, draft ng bill sa mga abogado mo. Na kaya kapag kami interpellation, debate, nahihirapan kang sumagot. Said that the SEC states the domicile as something. You said that. What was that? I'm just asking for His Honor to repeat that because ang salbahi naman ng edit nyo. May heartbreak pa. Ay, heartbeat pa. May heartbeat pa talaga. Salbahi ah. I will try to help His Honor clarify the intention. If he just repeats, what did you say? Permanent residence or current residence? The place of domicile is the address written by the seafarer as his place of residence, his home address, Your Honor. Okay, Your Honor, what I am trying to explain is under Philippine law, there is a difference between domicile and residence. What the fuck? What the fuck? Talay. So in your standard employment contract, if a seafarer will indicate a particular address and it says domicile, then that is different from residence. If it says residence, then that is different from domicile. And I would insist that Philippine law would govern. So the obligation of government is affected if he will not be able to return the seafarer to the place of domicile because that is different, that could be very different from the place of residence. So it is important that His Honor tells us what is the intention. Where do you want the seafarer to be returned?
Okay. I thought, Your Honor, my team already talked to your team and they already agreed on that matter. Your Honor, I will. It is the sponsor and I will agree. No. Yeah, I understand, Your Honor, but for the sake of brevity or for the sake of na para mapaiksi tayo, and pero kailangan mo nagkakaintindihan tayo, yes, ng dalawa. Yes, Your Honor. Magkakaintindihan tayo ang dalawa, Your Honor. Bakit natin pinag-aawayan yung domicile? Hindi natin pinag-aawayan. Tinanag ko lang po ang use of terms natin because they have significance, Your Honor. What is the significance? What is the significance, Your Honor? What's the significance of domicile and place of residence? It's so important. Your Honor, your lawyer should be the one informing you what is the difference of domicile and residence. What the fuck? Nakipag-away pa talaga eh, no? Oo. Oh. Ay, mali. Oh, nakipag-away pa talaga eh. Umahaba lang po tayo, Mr. President, Your Honor. Kung gusto niyo po, maglatag na po ng banig dito. Welcome to legislative work, Mr. President. No, hindi naman po gagawin. Wow naman! Wow! Wow! What the fuck? What the fuck? Ah, tuloy. I've already been pointing out that there is a difference. If your team cannot... But Your Honor, like I said, under the MLC convention provision, domicile refers to the home address. And in the SEC, it's the same when the seafarer filled up his SEC form, place of domicile there refers to his address. Halaka. In the MLC and in the SEC, domicile means home address. Halaka. Your Honor, I am simply informing the sponsor that under Philippine law, there is a difference between domicile. I understand, Your Honor, it is already understood under the MLC provision. Domicile means home address. And halaka. Under the standard employment contract, which the seafarer signed, the word domicile refers to his home address. Ano yung spelling ng domicile? D-O-U-G-H-M-I-S-S-L-I. Domicile. Halaka. Charot. Okay, so I will ask His Honor a question. When the seafarer indicates a home address, yung po ba kaya ang kanyang temporary address sa Manila o yung po yung kinoconsider niyang permanent home niya sa probinsya? Alin kaya ho yun dun? Yung point of hire is Manila. When you say domicile, yun po yung permanent address niya, Your Honor. Halaka. As declared doon sa kanyang SEC. Maraming salamat, Alison Galdones. Ha. Wait lang ha. Kasi po, doon sa SEC, idideklara mo yung iyong home address. At anong nakalagay doon? Domicile. Wala naman nakalagay doon home address. Nakalagay doon domicile. Halaka. Your Honor, I am just putting on record that there are legal differences. Huwag kong kayo magagalit. No, may legal differences po yun. Ayoko kong malito ang gobyerno at ang ating well, mga gobyerno po hindi malito, I'm sure. Sir, there are legal government differences. So if we do not clarify... Hindi naman natin pwede baguhin na... Halaka. Kung saan siya babalik in case of repatriation because we're talking here of repatriation. So therefore, like you mentioned and I've mentioned earlier, sa MLC... Maritime Labor Code 2006 never kasi na mention doon yung word residence. Ito, they always use the term domicile in referring to the seafarer after he or she's been repatriated. So may point din po kayo dahil Philippine law ang pinairal natin dito. That's why much better kung gagamit tayo ng word residence. I see your point. On the other hand, dito po kasi sa MLC maging doon sa contract nitong seafarer sa SEC. Sa standard employment contract, doon po sinusulat niya kung ano yan? kung saan ang kanyang permanent domicile and never na-mention doon ang word residence. Kasi kung maglalagay tayo ng another word doon na wala po sa standard employment contract. Ba't ganun parang naging robot na? Halaka. Ba't ganun magsalita naging robot na? Base po kasi doon sa sinasabing ng address ng si Pere po. Tama po kayo na sinabi po natin dito na yun pong dapat gawin. Naging Pacquiao ka bigla ah! Halaka. Naging si Manny Pacquiao. Isa-isa lang po. Bagasin to, parang boxing ba yan? Isa-isa lang siyang talk ba? Jab-jab lang ba?
Halak ka. Ang tawag dyan, demokrasya. Naging Pacquiao eh, no? Ano, mumble rap naman? Grabe ka naman, I am picking up. Naging Manny Pacquiao. Wala po sa MLC. Medyo magulo po yun, Mr. President, Your Honor. Well, Your Honor, magulo din po yun if under Philippine law, you do not provide for clarity if you mean domicile or residence. What do you mean, Your Honor? What is your intention? At what point will the Philippine government be responsible? Domicile or resident? What is the intention of His Honor in the draft? Okay, the domicile is same as the address given by the seafarer when he signed his contract doon po sa SEC, Standard Employment Contract, doon po nakalagay yung kanyang exact address under the word domicile. Ganun din po doon sa MLC, yung word domicile ang means na yun po yung kanyang place of residence. And again, I would like to put it on record na I see your point, Your Honor, na this is Philippine law we're talking about. Dapat under Philippine law, gamitin natin yung word residence. However, since wala naman po yung word residence, maging sa standard employment contract na pinirmahan ng ating seafarer and maging sa MLC, baka magkaroon ng konting confusion doon because doon sa dalawa. Pacquiao na naman. The domicile always been mentioned and never na-mention yung word na residence. Mr. President, Your Honor. Do I remember correctly that in the first part of His Honor's answer, he said in the standard employment contract, he would indicate as his domicile, his what? What did His Honor say? Place of residence? Place of permanent residence? What was the statement made? Our deputation number 5. Wait lang, may ginang ano, na advice. Pagdun sa prensa, sabi niya kasi sa SEC, nakalagay ng domicile. Sabi ni B, tinan mo, nakikipagano po, hindi niya alam yung batas na gagawin niya. Tinan mo, yan o, humingi ng tulong doon sa katabi niya o, tinan mo. Halak ka. Ang tawag dyan, demokrasya. O bakit? Demokrasya yan. Turo. Saan sa SEC to? Okay. Your Honor, sa kanyang standard employment contract, again, doon sa part ng repatriation, it refers to the process of returning seafarer to the point of hire or the seafarer's place of domicile. Yun po yung naka-specify doon sa SEC, Your Honor. But earlier, Your Honor, you said that the SEC states the domicile as something. You said that. What was that? I'm just asking for His Honor to repeat that because I will try to help His Honor clarify the intention. If he just repeats, what did you say? Permanent residence or current residence? The place of domicile is the address written by the seafarer as his place of residence. Sabihin lang niya sa akin kung ano yung amendments niya and I will say whether I accept or not. If I do not accept it, then I will explain. Ang nangyari po kasi, pina-explain niya muna ako, bumabalik tayo sa interpretation, and then after ma-explain ko, pwede niyang i-amend at pwede niyang hindi. Napapahaba lang po tayo. Bakit hindi nilang po yan, Mr. President, Your Honor? Sabihin na lang kung anong gusto yung amendment, anong linya yon, and then I'll say accept or not. If I don't accept, then I'll tell the good senator from Taguig why I'm not accepting. Para mapabilis lang po tayo, kaysa naman po, kailangan pa muna ako magpaliwanag, babasahin niya, kailangan ko pa magpaliwanag, and then hindi siya satisfied sa paliwanag ko, then magkakaroon ng debate. At kapag halimbawa na satisfied siya sa paliwanag ko, then hindi na siya mag-amen. Umahaba lang po tayo, Mr. President, Your Honor. Kung gusto niyo po, maglatag na po ng banig dito. Hindi ko alam ha, wala akong alam dito ha, hi BMB Armin P. Hindi ko alam kung bakit nakasama dito sa video na Attorney Claire yan, hindi akin yan. Ngayon, para pamabilisin ko na nga. So, ito na tayo ha. Anong point niyan, Derek? Ang point lang nito, tulad niyan, anong tawag niyo sa kanya dyan? Liz, di ba? Natakil naman na natin to. Ay, ako nang ulitin pa kung paano ko binasagan. So, ang pinaka-connection nito, dapat unahin mo na lang ang isa. Mamili ka. Maging senador ka ba o maging host ka ng programa mo? Kasi dito, kung hindi mo pupukusan ang pagiging senador at papairalin mo lang ang pagiging grandstand moment mo at pagiging ganit, gusto mo? Upatawag ko si gusto mo?
Diba? Sir, ang mamatigas ka eh. Gusto mo? Pangit. Kaya mas maganda, mag-focus ka. Focus ka na lang sa senador mo. Or mag-retire ka na o mag-resign ka na pagiging senador. Doon ka na lang para sigurado. Diba? At least kabisado mo na yung RTIA mo. Diba? Ngayon mga kaiksa, nabibigyan ko kayo ng update, ng latest update doon sa pirma. Kung kagabi, 292, ngayon po ay naging 355 na siya and still counting. At sabi ko nga kanina, mag-o-open na yung pagpapapirma o yung manifesto, hindi lang po sa mga men and women in uniform, kung hindi, pati sa mga civilian, kagaya ninyo kung kayo nasa Pilipinas. Ito nga po yun, ano, dahil sa kaso o sa ginawa niya pong pagpapahiya o pang, yun na nga, nasabihan niyang duwag ang isang sundalo. Ngayon, papakita ko sa inyo mga kaiksena, oh. Ito yung latest yan, ah. Oh. Hindi ko alam kung, kayo na lang umintindi, yung iba, hindi ko alam kung paano basahin, paano ba yung, ano bang rango nila. Katulad nito, iba na dito, ano ibig sabihin ng BGen? Ano ibig sabihin ng BGen? Hindi ko alam. At saka itong, ano to, Private Brigida, ano, hindi ko alam eh. Hi, Ma'am Judros de la Cruz, maraming salamat, wait lang po. So, papakita ko sa inyo ng dahan-dahan ha. Makikita nyo yung mga rango nila dyan. At ito po, pati yata yung kanilang class. O, class 71. O, kayo ngayon ang tutumingin ha. Tingnan, pati may Abu, yun o, sino yun? Si General Abu Efren. O, General yun ha. May Bijen ulit. O, ayan o, tingnan nyo ha, Lieutenant. O, may mga General-General talaga o. O, di ba nakakatakot? Brigadier General ba yun? O, Brigadier General Alunday, tapos meron pang Private Brigadier General, ganun ba 'yon? Oh. Oh, ayan pa oh. Oh. Captain, meron pa, may MGen. Oh. Oh. Maraming gen, private meron din, may 4CL, hindi ko alam kung ano bang tawag diyan eh. Oh. Tingnan niyo, ayan ah. Nandiyan pa lang tayo, 36 pa lang eh 300 diyan. Para sabihin ko po sa inyo, hindi to peke ah. Ayan oh. Ayan sila 'yan ah. Men and women in uniform yan, mga kapatid, oh. Pwedeng-pwede nyo tignan, pwedeng-pwede nyo makita. Ayan sila, oh. 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 Ayan, oh. May mga captain talaga, general. Ang dami, oh. Ano to isa? PM Gen. Ano? Private, ano yun? Private Major General ba yun? Hindi ko alam kung ano ibig sabihin, eh. Oh. Oh. Sige, tapang po, andyan. Hindi ko alam. Check nyo na lang. Oh. Ayan, ang dami, di ba? Pakinaan yung audio. Oh. Yung iba, oh, ang dami, oh. Ano yung ano na yun? Oh. PMG? Wait lang. Ito yung PMGen. From 99, PMGen silang lahat hanggang, ang haba, ang dami nila. Ano ibig sabihin ng ano? Ah, Police Major General. Okay. O oh, yan, ang dami oh, from 100 hanggang 200, to, ang daming 240, wow, ang dami oh. Oh, Police Major General, ayun pa oh. Oh, 355 na to ah, 21, oh. Ang dami oh, ng Police Major General, ayan oh. Oh, kita nyo? Ganyan na sila kadami ngayon at dadami pa yan at nadadami. Di ba, nakaka... Nako, yarapi tulpo. Magbago ka na. Kung ayaw mo magbago, mag-resign ka na. Active, active. Active yan, least active. Kasi pag retired, may ganito. Ayan o, tama. Ay, nakita nyo itong blue? Ayan o, retired to, di ba? Pag may RET, ibig sabihin, retired yan. Isa lang yung nakita ko may ganyan eh. Lahat yan active eh. O, wala nang ibang may ganyan o. Wala nang ibang may retired. Ayun, to, isa pa. Dalawa na, ayan o. Police Major General Enmodias Oliver, retired. Oh, ayan. Oh, retired. Class 90. Kasi nakalagay doon eh, kung anong class sila. Oh, dalawa na yung retired kong nakita. Dalawa. Oh, dalawa na yung retired. Ayan. Okay? So, mga kapatid, mga kaiksena, balikan natin yung ating live survey. Nakalagay dito para sa inyo. Saan ba dapat mag-focus na lang si Rapi Tulpo? Pagiging senador o pagiging host sa programa niyang Rapi Tulpo? At ang sumagot ng 17%,
Mag-focus na lang daw siya pagiging senador. Nako, Rapi Tulpo, gusto nila bumalik ka na lang sa programa mo. Doon ka na lang daw. 83%. Diba? Salamat sa inyo mga kaiksena sa lahat ng bumoto. Ang bumoto ay 1,578. Salamat sa nag-participate. Diba, Archie? Ngayon mga kaiksena, dito muna natin tatapusin ang ating live stream kasi meron pa tayo mamaya. At bago po yun, gusto kong pasalamatan lahat ng nandito, lahat po ng mga bago nating subscriber at mga original at pioneer. Thank you so much po sa inyo at sa lahat ng OFW at sa lahat po ng mga nakikinig ngayon na tawag dito, nasa kung saan man lugar, ingat po kayo palagi. At maraming salamat sa ating mga kabugera, Daisy Taglay, Nosperato, Erika, Jack Constantino, Maria. At sa lahat po ng mga kaeksena natin, maraming maraming salamat po. Ingat po kayo palagi at magkita-kita po tayo ulit mamayang gabi, later. Ito po ang inyong lingkod na nag-iisang direktor ng buhay ninyo, nagmamaganda, ngunit hindi nagmamaasim at hindi rin nagmamagaling. Ano vote mo, Direk? Ang vote ko doon, mag-focus na lang siya pagiging host sa RTIA. Ito po ang inyong lingkod, Direk Freddy Valera. Maraming maraming salamat po. See you again later. Love you and bye.